So, and good evening everyone and welcome to the role of Filipino magic during natural disasters. This evening we would be trying to know about what do we mean by magic, Wicca, and also witches as a start for our discussion para ma-clear natin ano ba yung mga misconceptions and also differences nitong mga words na ito. And so we also have AJ. Hello AJ. And so for everyone's information, invite na rin natin si Reverend Rolando Gomez Common sa isang Twitter space natin about witches, ano po, about their coven. Actually, meron silang coven here in the Philippines. It's called Luntiang Aghama. So when we say coven, it is actually a group of witches na meron silang practices na sama-sama. Ano po? And also, we have cleared about the word na sinasabi natin, solitary witch, wherein you can actually be a witch even if you are alone and even if wala kang coven. Ano po? Yun yung mga practices na nakikita natin lately nitong mga nasa TikTok, nasa YouTube, and nasa Facebook, sa social media sites na parang marami tayo nakikita mga witches wherein kaya nilang magbasa ng tarot. Ano po? But ayun, meron din ditong ikaklaro si Reverend Rolando about sa mga types of witches na to later on. Ano po, ayan. So, to start po our Twitter space, siguro po sa phone lang siya, ano, operational pagdating sa speaker. Ayan, so welcome po Reverend Rolando. Thank you for inviting me again dito sa Mitosis NFT. And thank you, Patrick, for trusting my knowledge to discuss things about Filipino magic as well as ano ba ang ginagawa natin sa panahon ng kaguluhan or ng disaster or natural calamity. Actually, bilang isang Filipino magic, no, pag sinabing Filipino magic, ito yung brand ng magic na matatagpuan sa ating bansa. Although alam natin na mayroong voodoo, ito ay matatagpuan sa Africa, at yung Wicca na laganap ngayon, ito ay isang modern magic or grupo ng mga magician no nagsimula noong 1950. Although sa atin dito sa Pilipinas, no, conglomerated tayo ng ancient or indigenous hanggang sa nagkaroon ng colonial magic, no, ito yung mga nag-oorasyon, ito yung mga nag-aanting-anting. No, meron din tayong Wicca at iba't ibang practices. Although tayo sa Luntiang Aghama, no, we try to revive our indigenous practices, at ito yung babaylan magic or binabaylan magic. So we categorize ang binabaylan, ito yung original kind of magic that we have here in the Philippines. It is the pre-colonial indigenous faith. Although kasi pag ngayon sinabi nating magic, di ba, parang isipin nyo si David Copperfield, ewan ko kung naabutan niyo pa ba yung mga stage magician na yon. Hindi ko na alam kung sino ang mga modern street magician or stage magician or yung sleight of hands. Although magic kasi, mga tawagin ko na kayong kalahi, no, nasanay ako sa ating YouTube channel na ang tinatawag ko sa ating mga audience ay kalahi. Ang ating in terms of practice of magic kasi, it means to transform our lives, no. It uses energy and guiding that energy to create positive transformation. So napakaganda yung sinabi ni Patrick sa atin patungkol sa topic na ano ba ang ginagawa natin during natural disaster. Naturally, kung merong dilubyo, no, bilang ordinaryong tao, naka-stay lang tayo sa bahay. Pag umuulan, bumabagyo, sumisilong tayo. Pero ang role natin is even before the natural disaster come into our place, no, usually tayo yung caretaker tayo ng kalikasan, no, tayo yung nagbibigay babala sa mga tao na wag nating gawin ang mga bagay na ito. Kumbaga, ika nga, tayo ay herald and forerunner sa mga tao, sa mga babala. It's just like the prophet na nababasa ninyo sa Biblia, no, tungkulin nila na aralan ang mga tao sa mga kung paano mabuhay, paano makisama sa kapwa. Dahil kasi yung actions natin, mga kalahi, no, yung mga actions na ating ginagawa,
it will result into something new, no? Parang in every action, there is a reaction. So para din tayong scientist na ina-analyze natin at ina-estimate natin kung ano ang magiging resulta ng mga action. Tulad nga ng paniniwala na as above, so below. Kung naghagis ka pa itaas, natural ito ay babagsak. So tayo, sa kilos ng mga tao, nakikita natin kung ano ang mga nangyayari, no? Isa pang historical event na mukhang nakita ko sa yung previous spaces, no, na discuss niyo about Bakunawa. Siguro naman alam niyo ang istorya noon. Nung unang panahon daw, meron tayong 7 buwan or 7 moons, no? And then si Bakunawa, kinain niya ang other moon at natira na lang isa. Pero ang hindi yata na ikwento, itong si Bakunawa kasi ay may ability siya mag-shapeshift as a human being. No, as a human being, napakagwapo niya at napaibig siya sa isang babaylan na ang pangalan ay si Halia, no? Si Babaylan Halia noon, siya yung parang naging kalaban ni Bakunawa. Siya yung pumatay kay Bakunawa para magkaroon ng natitirang buwan. Pero sa likod ng istorya na yun, ang hindi natin alam, no, kaya kinain ni Bakunawa ang 7 o yung ibang buwan. Alam naman natin, pag ang buwan, di ba, pag full moon, tumataas ang height, nagkakaroon ng high tide, no? Dahil kasi merong kambal si Bakunawa na pagong. Although sa ating kasaysayan, sa mga history books at sa mga folktales, walang nabanggit na pangalan ng pagong, no? Although basta't malaking o higanting pagong lang na dumaong sa dalampasigan, no, sa beach. At dahil sa pagdaong ng malaking pagong, tawag dito, yung mga alon, sinalanta yung mga pananim kung kaya't nagkaroon ng tagutom sa kanila. So ang ginawa ng taong bayan, pinatay ng taong bayan yung malaking pagong. Dahil dito, nagalit si Bakunawa. Gusto man niyang salantahin ang buong tao, yung mga mamamayan na pumatay sa kanyang kapatid, ang naisip niya, ang nagdadala ng malalaking alon ay yung mga buwan. Kaya ang ginawa ni Bakunawa, kinain niya yung ibang mga buwan at nagtira lang ng isa. Although, ito nga, naalarma si Babaylang Halia, kaya ang ginawa nila, no, habang panahon na kinakain niya ang buwan, naggawa sila ng ingay. They make noise, no, in order for the Bakunawa to ma-prevent sa Bakunawa sa pagkain ng mga buwan. And then yun nga, no, at napatay nila sa Bakunawa at nanaig yung kapangyarihan ni Halia, hanggang si Halia na dating babaylan na-elevate sa pagiging diwata o pagiging Diyos. So ito yung mga tungkulin na ginagampanan ng isang babaylan ng unang panahon. Although itong last month, no, last full moon, nagkaroon tayo ng invocation at na-invoke natin si Ampunag Salad. Siya ang diwata ng mga sa Palawan, no. Doon merong mga kasama ng mga diwata ang tinatawag na balyan o binabaylan, no. So ang tungkulin ng binabaylan is to walk or to travel the vertical universe in order to heal the world and reestablish cosmic balance. So ibig sabihin, isang tungkulin ng babaylan ay pagilingin ang mundo, sanlibutan. Kasama sa sanlibutan ito, ang tao, ang mga halaman, ang mga hayop, at lahat ng anyo, ng lupa, at hindi ng karagatan. At pag sinabing reestablish cosmic balance, pag sinabing cosmic, di ba, iisipin natin ito yung sun, moon, at mga planets. Ano ba ang kaugnayan ng mga planeta, ng buwan, ng mga tala sa ating buhay? Usually, pag maaraw, di ba, itong mga cosmic planets na ito, dito natin na-determine yung weather o yung panahon. Kung meron bang bagyo, kung magiging tag-araw ba, kung magiging tag-ulan ba, o maulap ang panahon.
at sa pamagitan din ng mga tala at mga araw at buwan, no, nadedetermine natin kung kailan ang tamang panahon ng pagtatanim at gayon din sa pag-ani. At makikita natin sa posisyon ng mga tala, ng buwan at ng araw kung magkakaroon tayo ng masaganang ani o kaya di kaya is masaganang paghuhuli kung kayo ay mangingisda. So ito yung mga parang masasabi kong magiging tungkulin natin. Ngayon naman para sa iyong katanungan, ano ba talaga ang dapat nating gawin kung sakaling may bagyo, no? Ito yung narinig ko sa mga matatanda, no? Ito yung narinig ko sa mga matatanda na ipinapayo nila sa atin na pag tuwing umuulan or nagkakaroon ng bagyo, sabi nila magtirik tayo ng kandilang puti. Bakit, no? At saka isa pa ring paraan is yung tatalakbungan daw natin ng kumot yung ating mga salamin. Gawa nga na baka habulin ng kidlat, no? Tamaan ng kidlat. So sa pamagitan ng pagtatalakbong ng ng kumot sa ating mga salamin, eh hindi papasok ang kidlat. Usually kasi ang salamin eh may kaugnayan siya sa tubig. Dahil kasi nagbibigay ito ng reflection sa ating ng reflection. At ang tubig, no, kung mapapansin niyo, ito yung yung parang pintuan siya. Pintuan siya ng mga kaluluwang namatay papunta sa tanguban or sa kabilang buhay. So kaya kumikidlat dahil kasi nga ito yung parang alagad ni Bathala na para hulihin yung mga kaluluwa at hindi makabalik. So yun yung nagiging trabaho ng kulog at kidlat, no? Pero sa tuwing umuulan, isang pahiwatig dito kung napansin niyo November o October 28, 29, 30, 31, 'di ba? And November 1, eh medyo maulan. Napansin niyo ba tuwing mahal na araw or undas eh maulan? Isa po itong sign na nagbubukas ang langit dahil ang mga kaluluwa ay bibisita sa ating mundo. Kaya pag bumabagyo, tuwing bumabagyo at umuulan, pinapayuhan na magtirik ng kandila dahil ang kandilang ito ay alay natin na liwanag para sa mga kaluluwang bumabalik sa mundo. Ayan. Meron kayong katanungan? Wow. Ang ganda po nun actually na napakinggan namin itong nabanggit niyong mga paniniwala na hindi namin actually na isip or hindi kami actually aware na yung mga simple paraan pala na nakasanayan natin na paglalagay ng mga blanket sa salamin, tapos yung pagtitirik ng tila ay isa na rin pala sa mga practices ng mga paniniwala tungkol sa magic. Kaya nakakatuwa po na mapakinggan to. Parang mas lumalalim yung dahilan kung bakit nga ba ginagawa yung mga yan. So, andito rin po si Aspie. Aspie, ikaw po ba meron kang question? Ayan, Aspie. Sige lang po, wag po kayo maya magtanong. Ayan, siguro po mamaya siya magsasalita. Sige po, Reverend. Yun lang, no? Dahil kasi yung magic po, no? Actually kasi may mga practices tayo na hindi tayo aware na isa palang pagan or magical practice. Even yung part ng ano, alam niyo ba yung pagpo-procession, 'di ba? Natutunan natin 'to, alam natin ito ay isang Catholic practice o practice ng Kristiyano na ang pagkakaalam lang natin is itinatanyag ng simbahang Katoliko yung patron, inililibot yun sa isang komunidad bilang pagpapasalamat. Pero ang katotohanan doon, ito ay isang uri ng pag-iingat or parang marking of territories. No? Di ba yung mga aso, kung napansin ninyo, pag gumagala ang aso, eh parang umiihi siya sa bawat kanto. Ang pag-ihi niya, ibig sabihin, naglalagay siya ng palatandaan kung saan siya pabalik sa atin. Ang kaugalian ng pagpuprosesyon, no, even in the past, our ancestors, no, it means marking of territory by invoking the elements of nature, na this is our place,
para bigyan natin to ng pagpapala at pagpapahalaga. And then, yun yung mga naging practices na hanggang ngayon, in modern times, is hindi na nagagawa. Dahil kasi nga, ginagawa na ng mga Katoliko. But the practice of the Catholic Church na tuwing mahal na araw is nagkakaroon ng prosesyon, isang magandang pamamaraan ito na pagtibayin ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Kasi ang Diyos natin, hindi naman siya hindi siya naka-limited sa religion lang. No? So it means there are ways that God is blessing our country through this kind of practices. At isa pa, no, parang tayo bilang isang tao, no, isang babaylan, usually ito yung nakakalungkot kasi. Nakakalungkot na isipin na tuwing kalamidad lang natin na iisip na bumalik sa Diyos. Pero yung simpleng pagkikip ng yung pagtatab, kung kayo ay namamalengke, no, at kayo ay nagluluto at naghiwa kayo ng mga gulay o labay yung kamatis, yung pagtabi ninyo ng mga buto tapos ire-replant ninyo, it is also a form of magic na maaaring makapag-transform sa ating buhay. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga earth-based religion or spiritual groups, no, we encourage always na magtanim ng halaman, magtanim ng puno. And dahil kasi malaking bagay iyon, not only for ourselves, na maaari tayo makaani tayo ng pagkain mula sa ating tananim, kundi malaking bagay din ito para sa ating mundo. Dahil they will help us to prevent flooding o kaya anumang natural disaster. At isa pang paniniwala sa pagtatanim ng mga halaman, sa bawat paso, no, kahit sa maliit na paso lang, no, kung nakapagpatubo kayo ng isang halaman sa isang paso, ibig sabihin ay nagbibigay kayo ng tahanan sa libu-libong engkanto. So, ano ba yung engkanto? Ano ba yung paniniwala ng engkanto? Narinig ko na nagkaroon din kayo ng discussion about engkanto. Engkanto are elemental spirits. So, elemental. What are the elements? They are the element of earth, air, fire, and water, no? So, sa science, meron din tinatawag na periodic table of elements. Merong hydrogen, oxygen, helium, calcium, etc., etc. So, they are the elements. But these elements are alive, no? So, makikita ito sa earth, sa ating planeta, sa ating environment. But aside from seeing them outside in our community, we can also see their presence within our body. Kaya kung meron kayong pag nagpa-laboratory kayo, 'di ba? So pag hingan kayo ng ihi, hingan kayo ng stool, titingnan doon yung calcium mo, deposit mo is tumataas, yung uric acid, etc., etc. Because all of these elements with yung sa periodic table of elements ay makikita din sa ating katawan. So as yung mga engkanto, mga laman lupa, yung mga duwende, no, makikita rin sa ating katawan. Yun yung reason kung bakit sabi nga na nila kay kasama natin sa Luntiang Agama, yung deputy chief priest natin, na pag-usapan namin yan. Bakit ba laging na-engkanto ang mga tao? Eh, hindi naman nakikita ang mga tao yung mga engkanto dahil kasi unseen sila. The main reason, no, kaya nagkakaroon ng sakit ang mga tao at nasabi ng engkanto, hindi talaga sinasaktan. But the reason is, pinapaalalahanan ng mga unseen beings, unseen creatures na ito, na pangalagaan nila ang kalusugan nila, na maaring merong sobra or kulang na elemento sa kanilang buhay. At balik tayo sa pagtatanim sa paso, no? So, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-alaga or nagtanim sa paso, maraming mga engkanto ang maninirahan doon. At yung engkanto na yon ang siya magbibigay sa iyo ng nutrients, ng mga minerals na kakailanganin mo para tumatag ang ating katawan. Gayun din, sa pamagitan ng halaman na yung tinanim, no, it can also be used as a bridge or a tool para kung ano man yung kahilingan mo or panalangin mo, siya ang magdadala sa kaitaasan sa Panginoon or sa mga diwata. Ayun po. Meron kayong katanungan? Ayun, so isa pa rin po yun. Naalala ko yung mga
miyembro ng mga pamilya natin na mahilig maghalaman, na parang ano, halos mga kilala ko na nag-garden talaga na matatanda na, parang ang healthy-healthy pa rin talaga. Na isa tong mga rason. Ano? Totoo. Actually, sa ngayon nga, no, yung mga plantita, natuwa ako dahil kasi nauso ulit yung plantito at plantita, na talagang nagugulat naman ako dahil kasi pag sa merkado, pupunta ka, yung simpleng halaman na makukuha mo sa bukid, pagdating sa mga mall, eh, ang mamahal. No, parang katulad dito ang anong tawag diyan, yung snake plant, no. Nakita ko dito sa amin, eh, lumalago lang yan naturally. Pero pag nasa mall na siya, nasa 500 siya. Sabi ko, aba, pwede pala akong kumita ng pera dito. 'Di ba? Ang laki ng kitaan. Kaya nga lang, 'yun ang nakakalungkot, nagiging commercialized. Ito yung nakakatakot, no. Isang role like sa spiritual practices, no. Paano ko ba sasabihin? Meron kasing endemic na halaman. Ibig sabihin ng endemic, may mga halaman na tumutubo lang sa iisang lugar. Pag inilabas mo sa ibang lugar ang halaman na yun, hindi mabubuhay. No? At kung sakali ang isang halaman na yun naging patok at binili ng marami, so ikaw na naghahalaman, ibebenta mo kaagad yun, di ba? So mawawalan ka ng supply. At sa darating na panahon, wala nang tutubong halaman kasi naibili na at na-commercialize mo. Katulad sa spiritual practice, kung alam niyo po yung halaman na Palo Santo, it was exclusively or endemic to the country of Peru sa South America. Eh dahil ngayon sa na-commercialize siya, di ba, na-promote sa spiritual practice, na pag sinunog mo yung halamang iyon, yung kahoy na yon, is napakabango, no? So magbibigay siya ng mag-i-induce siya sa iyo ng trans state, no, na parang mananaginip ka ng gising at doon is ma-enhance yung psychic abilities mo. Pero ang consequence naman noon, pag lagi mong kinukuha niyo, nauubos yung resources. Alam mo ba na pag ikaw ay nagtanim ng puno, hindi agad bukas eh magiging puno yan. It takes time to become a tree. Hindi siya agad-agad. Eh kung naubos ang supply ng puno, so ano mangyayari? Kaya nagkakaroon tayo ng mga disasters and natural calamities. And I think the role of Filipino magic, of all magician, not only here in the Philippines, is to teach people how to value and to revere our planet. Isa pa, no? Isa pang problema. So, pag ikaw ay nagiging spiritual practitioner, gusto mo magkaroon ng kristal, no? Kristal, amethyst, jade, tiger's eye, etc., no? Quartz crystal, rose quartz, etc. Nagiging crystal collector ka. On my part, as a Filipino magic, no? Although I recognize that our ancestors also use some crystal stones, no? Crystals or natural stone such as hematite in their decorative and ritual purposes. Kaya nga lang at this modern time, kasi iniisip ko when I pray, no, nagkaroon ng channel ang spirit sa atin. Iyang mga bato na yan, that is the bone of the earth. So pag bone siya ng earth or buto siya ng sanlibutan natin, it means it aims for structure. Ano ba ang purpose ng bones natin sa ating katawan? 'Di ba ang bones natin, it serve as the structure. Parang katulad ng elephant husk na nagiging ivory, ganun din ang nangyayari sa buto natin. No? Ganun din ang nangyayari sa mga crystals. Pag hinuhukay natin at inaani natin at ginagawa lang natin palamuti, sa dami nito is nagkakaroon ng problema sa land, sa lupa natin. So nandiyan yung land erosion, iba yan, yung mga landslide, mga ganyan na problema. Tapos tatanungin natin, isisisi tayo bilang mga tao, hahanap tayo ng sisi, isisisi natin sa gobyerno. Eh kung tutuusin, tayo rin naman ang gumagawa nun. Sinasusugan lang tayo ng ating gobyerno. But for us, no, sa mga binabaylan, ang dami nating kailangang labanan or pigilan or supilin dahil
sa pag-uugali natin bilang mga tao, eh mas lalong lalala at lalala. Katulad na lang dyan sa may Las Piñas area, di ba, sa Coastal Road. Dati, iyan ay dagat. Pero ngayon, kung mapapansin ninyo, konting ulan lang, baha na kaagad. The reason why? Mother Earth is reclaiming what is her own. Sa totoo yung reclamation area, it is a battlefield. It is a battle between humanity versus nature. So tayo, anong gagawin natin? Kahit kami mga binabaylan ngayon, eh wala nang kapangyarihan dahil kasi ang kapangyarihang umiiral is pera, no, at influence. Pero nagpapasalamat din tayo, no, sa ang nagagawa na lang natin sa modern time is kausapin ang ating leader, no, kaya nakikipag-ugnayan din tayo sa mga taong gobyerno sa pamagitan ng panulat. Actually, itong ginagawa mo, kapatid, dito sa mitosis, no, is malaking bagay na maipahatid natin sa taong bayan or sa ating mga tagapakinig yung kamalayan na dapat tayo magkaroon ng pakialam, magkaroon tayo ng concern, magkaroon tayo ng malasakit. So, maaring ang discussion na ito, it's not just simply just for the sake that we have something to talk to, pero at least sa pamagitan na ito is na ibabahagi natin ang mensahe, yung pangangailangan na maging aware tayo sa ating mga kinikilos. Dahil yung kinikilos natin, ito yung nagbibigay din ng maaring kalamidad. Kasi during the time of calamity, kahit kami mga babaylan, no, yes, we have this power to intervene. But for the sake of ano, parang pag sumakay ka sa eroplano, no, ang rule kasi dito, save yourself first before other. Save yourself first. Tulad na rin na ginawa sa panahon ni Noah, no? Nagbabala muna siya bago ang bagyo. Pero nung nandiyan na ang bagyo, sumakay na sila lang ng barko. Hindi na nagpapakabayani. Dahil kasi paano mo itutuloy ang mission mo kung ikaw mismo sa sarili mo ay nawala or namatay. So, at the time of calamity, we save ourselves first. Siguro yan ang tatanda ninyo. Hindi naman masama na maging makasarili. Pero kung buhay ang nakataya, pahalagahan mo ang sarili mong buhay. Kung marunong ka magpahalaga dyan, i-spread out natin kung tapos na ang danger. But in times of danger, o halimbawa, let us find ourself in safety. Let us pray. Dahil kasi malaking tulong talaga ang panalangin. Paano? No? Nakita ko ang kapangyarihan ng panalangin nung ako ay nasa Saudi Arabia. No, parang the first time I arrived in Saudi Arabia is narinig ko na merong nag-aadan na parang may sumisigaw na kumakanta. Yun yung call to prayer ng mga Muslim. Alam mo ang feeling? Parang yung feeling ko is may mga anghel na bumababa. Akala ko ito na yung sinasabi ng mga Kristiyanong Judgment Day. Dahil kasi umaalingaw-ngaw, no? At yung langit na maaraw is dahil sa sabay-sabay na panalangin ng mga tao, parang akala mo is merong clouds na nagko-cover sa kaitaasan. At during that time is nagkaroon ng sandstorm, pero kahit na merong sandstorm, is dinig pa din yung panalangin ng mga tao. Sa parang sinasabi nga eh, yung sound beam or parang yung sound is can move mountains. Kung makikita niyo yun, siguro may i-research niyo sa YouTube na merong mga experiment na sinasagawa na yung sound wave can move mountains. At meron ako nabasa na parang sinasabi yung mga pyramids of Egypt, it was moved because of sound. And our prayer, kahit napakahina ng prayer natin, kung sama-sama, it can stop anything else or it can stop disaster. Now, it can stop troubles or even war. Yun nga ang ginagawa, nagkaroon ng mga experiment dyan sa prayer na even the prayer can heal at is nagawa ito sa Baltimore, Maryland na sa pamagitan ng pananalangin, eh, sinabayan yung operation at tinignan sa operation or merong monitor yung ano, yung parang tumor sa isang TV, tinitingnan anong epekto ng sound ng prayer kaysa sa laser na ginagamit ng ano, sa pagtunaw ng
ng tumor, nakita natin na parang lumiliit at lumiliit yung tumor hanggang sa dineclare ng doktor na it works, no? Yung sound vibration at saka yung energy field ng isang healer or shamanic healer is nagkakaroon ng effect sa healing process ng isang tao. So ito yung mga maipapayo natin para sa lahat. Ayan. Meron kayong katanungan, questions? Ayan po. So sa mga nabanggit niyo po, talagang napapakita na witches or Filipino magic ay heralds talaga of the environment. Although sa tingin ko po, baka maging isang kalituhan din ito since ang mga audience natin ay siguro meron pa silang misconceptions about witches or Filipino magic. Diba? Kasi usually, napapakita ang mga stereotypes sa mga witches or Filipino magic na parang masasama. So, paano nyo po ito maki-clear out sa kanya? Ayun. Okay. Pag sinabi kasing witch, no, ito, explain ko lang muna. Ang witch kasi, ito ay nag-derive sa root word na wit, no? W-I-T. Sinanimo siya sa salitang witness or pagiging saksi. Ibig sabihin ng witch, ibig sabihin ikaw ay maalam. Gayun din naman yung salitang kulam. No, pag sinabing kulam, ikaw ay may alam. So ibig sabihin ang gawain ng mangkukulam, yun nga lang din kasi nakakalungkot, no? Nakakalungkot sa ating society. Dahil nga sa ang portrayal ng mangkukulam sa atin ay masama, ang portrayal ng mangkukulam ay merong manika, nananakit, but honestly, that is a creation of the praile, of the priest, na demonic, no? But the old mangkukulam and the babaylan in the past, even nga yung salitang babaylan, alam nyo ba, ginawa siyang aswang. Actually, ang totoong aswang ay mga babaylan. It was described one on the historical book na isinulat ni Padre Cherino, something like that, na ang mga babaylan ay siyang aswang. Pero pagdating mo naman sa Bisaya, ang aswang naman ay mangkukulam. At ang mangkukulam naman, siya yung maaram or maalam. It pertains to kaalaman. Actually, siguro, hindi natin masisisi ang isang relihiyon na maniwala na sabihin na ganun ang ibang paniniwala. Kasi nga, isa tong negosyo eh. Parang sa negosyo, eh sisiraan mo yung kapwa mo para lang ikaw ang tangkilikin. And those time, it was a dirty trick of the Christian church, no? O of the Catholic church na siraan yung katutubong paniniwala natin. So ibig sabihin ba, before silang dumating, sila lang ang tama? Hindi naman po, no? Pero naunawaan natin at hindi tayo nagagalit sa mga ganon. So ipinapaliwanag natin sa mga tao na our action is not do, ay hindi masama, no? Kaya ngayon, itong pagkakataon nito na tayo nagsasagawa dito sa Twitter Spaces, no? Isang paraan to na pagpapaliwanag na hindi masama ang gawain natin. Ang taong may alam, para sabi nga ni Ernie Barone, eh, knowledge is power. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Isipin mo na lang, kung alam mo ang isang bagay, di ba mas ahead ka, mas angat ka sa iba, at kung meron ka ring alam, ibig sabihin, there is much responsibility on your part. So wag mo nang itago. Kaya nga ang tawag nila din sa magic dito sa Pilipinas ay lihim na karunungan. And most of the folk Catholic, no, yung gumagamit ng orasyon, anting-anting agimat, di ba, yun ay lihim na karunungan. Ganyan din yung pamamaraan ng pagbabasa ng baraha. Honestly, ito ay panghuhula ang tawag ng karamihan. Pero sabi ko, hindi dapat panghuhula. Panghuhula means guessing. Maari nga siguro, nag-guess lang sila o nanghuhula kung anong mangyayari. Pero ang totoong nanghuhula or psychic o babaylan or nagtatakda or nagbabasa ng kapalaran, eh hindi nanguhula, kundi nag-a-analyze, nag-e-evaluate, inaaral niya ang iyong buhay, parang weather forecaster. Mula sa behavior ng hangin, sa behavior ng ulap, malalaman natin kung ano ang magaganap sa susunod na panahon.
Gayun din, kung patuloy natin pag-aaralan ang buhay ng isang tao, yung behavior at mga pagkilos niya, alam natin kung anong mangyayari sa hinaharap. For example na lang, kung ito, kunyari, dito, no, sa Twitter Spaces, I think kung tuloy-tuloy mong ginagawa ito, siguro we can project ourselves into a bigger platform. Maaring susunod, hindi na podcast, kundi magkakaroon tayo ng laban para ikaw ay magkaroon ng sariling slot, time slot sa isang sikat na radio station. I think that is possible. Kasi constant performing this action, di ba, nagkakaroon tayo ng skill level at kasanayan. At sa pamagitan na yan, eh magiging credential natin to pag nag-apply tayo ng trabaho o nag-host ako sa ganitong spaces, ito ang mga viewers ko, ito ang mga topic ko. Even on my part naman, Patrick, mga kalahi, no? Siguro nung una, hindi ako kilala, but I constantly talk about this in this part, Filipino Magic, Alpinoy, Pinoy Traditional Medicine, Philippine Traditional Medicine, Diwata, no? So, constantly, dahil sa ganun lagi yung ano, nakikilala ako, nai-invite ako, ito, maraming salamat sa Mitosis NFT, na-invite ako sa ABS-CBN noon, sa GMA7, sa CNN Philippines. Diba, nagkakaroon tayo ng opportunity na ma-interview. So, parang, it is constantly. Ang nangyari lang sa Filipino Magic, diba, dahil naging dominante ang relihiyong Katoliko, na bomba tayo, nabigyan tayo ng false information, ng paninira. Kaya kami, iilal lang kami, dahil kasi nga maraming Katoliko. So parang konti lang ang movement namin, konti lang nagiging active dahil natatakot kami sa panghuhusga ng society. But even though na may takot sa panghuhusga ng society, eh patuloy pa rin kaming kumikilos in our own way to protect our territory. So kahit paano, is nagtatrabaho pa rin kami. At ang lingkod, no, yun din, siguro dahil kasi nasimulan na natin yung magkaroon ng pangalan kahit paano, eh lalaban tayo at aakit po tayo para at least ma-spread natin yung kaalaman ito. Dahil kasi ang buong Pilipino, kung ikaw ay Pilipino, tama si Francis Magalona, ay si Bamboo, no? Pinoy tayo, may agimat ang dugo natin. Sa ayaw mo't sa gusto, may agimat ang dugo natin. Ibig sabihin, isa rin kayong mangkukulam. Siguro tatanungin natin sa mga audience natin. Sa mga audience natin, sino sa inyo ang merong kamag-anak na marunong manghilot o manggamot? Diba ang bawat isa siguro is gumagawa ng langis pagtuwing mahal na araw? Tama ba ako? Ikaw, Patrick, gumagawa din kayo ng langis? Ano po, yung langis na mula sa abdo ng aha. Uy, talaga? Opo. Sa Pampangan ka ba? Dito po sa ano lang, sa Quezon. Quezon Province? Opo, Quezon talaga? Province. Talaga? Wow, maganda. San kayo sa Quezon Province? Sa Pagbilaw. Pagbilaw. Marami pa dyan ng ano, abdo ng ahas. Pabili nga. Alam mo ba, pabili nga. Barely din. Pero alam mo yung sa taba ng ahas o sa taba ng sawa, eh napaka-inam niyan na gamot para sa mga sugat-sugat at galis-galis. So ibig sabihin, parang I feel that you have a lineage of, ayan, mga kalahi. Sorry naman, na-expose natin si Patrick. Mangkukulam din pala to. Joke lang. Yun. So, sige, go ahead, Pat. Host? Ayun po. So, yun nga po, no? Yun nga din yung inisip ko kanina, na meron nga din pala tayong mga practices on our own na hindi natin napapansin, eh meron pala talaga siyang connection dun sa mga old beliefs natin. Kagaya nun, usually akala natin simpleng mga practices lang, pero ayun pala, meron din pala tayong traces of our past. Yeah. So, isa rin po yung tanong ko. Yung nabanggit nyo rin po kasi kanina tungkol sa panghuhula. Since medyo parang isang issue nga din pala yung paggamit ng mga stones
since recognized nga naman talaga siya as buto ng ating mundo. Yung mga iba pang instruments for divination or panghuhula na pwedeng alternative sa crystals? Actually kasi, yun nga, diba, sa panahon ngayon, merong baraha. No, may tarot cards, yun ang ginagamit ng mga manghuhula. And then, at the same time, gumagamit din tayo ng runes or baybayin. Yung baybayin naman, is pwede naman nating iukit sa kahoy o di kaya is i-drawing sa papel or sa karton, no? So usually ang papel is a product of ng isang puno, which is ngayon is pwede tayo mag-recycle ng paper. So maraming mga practices na pwede nating isagawa na para maingatan pa rin. Sa panghuhula naman, halimbawa, no, usually ang ginagawa ko, no, kung ikaw ay gusto mo magpatadhana or magpasilip ng kapalaran, isang natural method is tatawasin ka. So sa pamagitan ng pagtatawas, maaari tayong gumamit ng kandila, pwede tayong bumili ng itlog at baso, pwede rin papel, no, sa papel. O di kaya, yung impromptu na impromptu, pakukuhain kita ng mga bagay na unang makikita mo sa kapaligiran, no? Maaring isang bato, kahoy, basura, o kaya dahon, etc., etc. Yan ang ibibigay mo sa akin. At mula sa ibibigay mong bagay sa akin na nakuha mo, eh makikita ko kung ano ang mensahe ng espiritu ng mga ninuno mo or ng mga diwata or kung ano yung kapalaran mo. So usually kasi ang panghuhula, ito ay pamamaraan ng pakikipag-usap sa espiritu. At yung unang panahon, sinasagawa yan ng isang ritual, no? Merong tagay ritual. Alam nyo ba yung tagay ritual? Siguro ang iniisip yung tagay ritual is yung lasingan, no? May video, okay, may kantahan. Usually, ang origin yan ay talagang spiritual in nature. Hindi siya walwalan or kamunduhan. Ang tagay ay ginagawa yan sa isang ritual space kasama ng mga matatanda para yung mga matatanda nag-iinuman or pinapasa sa mga kasama, no? It invokes the spirit. Na sa pamagitan noon, pagka nagiging drowsy tayo, so napupunta tayo sa alpha stage, no? Alpha stage. Sa alpha stage, doon natin maririnig yung boses ng mga espiritu o ng mga kaluluwa na natatawagin natin. So yun talaga ang origin ng ano. At saka meron pang pag-aalay o pag-aatang, nagkakatay ng baboy, nagkakatay ng manok, at yun din yung ginagamit na pampulutan na kinakain. At hindi dapat siya itinatapon, kundi we have to consume that in a ritual. So, yun. Ayun. So, thank you po. Then, pagdating po dito sa tagay, ano, naalala ko yung pag na, yung unang tagay ay ibinabato, hinahagis sa... Sabi nga nila, para sa demonyo daw, no? And usually, tama din naman ng practice na, hindi naman... Ewan ko ba bakit tinawag na demonyo. Pero totoo naman siya na honestly kasi ang demonyo sa atin hindi masama. Wala talagang pakialam ang demonyo. Although ang demonyo, isipin natin, ang goal talaga niya is pangalagaan ang territory niya. Pangalagaan lang ang territory niya, which is the earth plane. No? Ang gawain niya is to maintain the gravity of the people dito sa earth. So ang gravity, pag ikaw ay naghagis pataas, eh kailangan bumaba. No, kailangan bumaba. Kasi pag naghagis ka at hindi lumagpak yan, ibig sabihin walang gravity. So dapat pa rin tayo magpasalamat sa demonyo na yan. sa demonyo na yan. Kasi ginagampanan niya ang trabaho niya. Yun lang, bilang isang tao, meron tayo kasing tendency na mahatak pa ibaba. So paano yun? Ang paghatak sa baba, pababa sa atin is tayo is maging affectionated sa mga kamunduhan. Halimbawa, pagsisinungaling, paggawa ng masama, kalibugan, pagnanakaw, etc., etc. It's very tempting. Actually, gawain yan ng demonyo talaga. O kumbaga, result of the gawain ng demonyo. Pero bilang tao, so ibig sabihin, pag ang tao is na-impluensya ng ganun, so panalo si demonyo. Pero kasi tayo, bilang tao, dalawang bagay kasi tayo. Hindi lang tayo lupa o hindi lang tayo makamundo. Meron din tayong espiritu.
So, pinagsama ang katawan natin at yung ating espiritu para ma-experience natin ang buhay. So, tayo bilang tao, responsibilidad natin, we have to balance ourselves between the earth or mundane part and our spiritual part. So, yung spiritual part, hindi lang being intellectual, kundi meron tayong care and love for other person, yung pagkakaroon ng malasakit para sa lahat ng kapwa-tao at lahat ng nilalang sa mundo, yan yung pagiging spiritual part. Bukod pa yung sa pagsisimba. I think sa pagsisimba, doon na de-develop yung ating kaluluwa, napupurify ang ating kaisipan, napupurify ang ating damdamin. So napakalaking tulong ng pagkakaroon ng simbahan dahil kasi doon maaari nating ilabas ang sama ng loob natin. At paglabas natin sa simbahan, pag nailabas na natin yon, no? Dahil kasi meron mga tao nagsisimba, punta lang talaga, hawak kunyari sa krus or sa imahe, tapos labas na. Take time to talk to God talaga. Yung magsalita ka sa mga hindi mo nakikita, sabihin mo ang lahat ng takot mo, lahat ng nararamdaman mo, sama ng loob. Kahit galit ka, sa isip mo, pwede ka magmura doon. Pwede mong murahin kung sino man doon. At least, kaharap mo yung espiritu na makikinig sa iyo. At pagkatapos mong magsimba, no, gagaan ang pakiramdam mo. So malaking tulong ang mga simbahan. Kaya yun nga rin yung naging parang hamon sa atin to start a church or start a temple or start a shrine. Whatever religion it is, no, hindi mahalaga ang religion. Ang mahalaga dito, merong lugar ang taong itinayo para makausap niyo ang diwata, ang Diyos o ang Diyos sa buhay. So yun lang, Patrick. Maraming salamat. Ayun po. So thank you po. Isa ko rin pong katanungan. Since ang mga babaylan or mga witches ay nahingi din ng tulong or nakikipag-coordinate din sa mga local gods, local yung mga diwata on the places, and yung mga encanto in the places. Mm-hmm. Possible po ba karoon ng iba't ibang klase ng witches? Halimbawa, kung nakatira ka sa Dalampasigan, yung tools mo iba, o kaya naman pag sa forest ka, so possible po ba yun? Actually, ang mga babaylan, yes, possibly yun, no? Parang pag sinabing witches, meron tinatawag na kitchen witch or modern witch, meron din ngayong baby witch. Ang medyo pasaway ngayon na klase ng witch is yung mga baby witch. So tabi-tabi po sa mga baby witch. Aminin naman natin sa hindi, ang buong kapulungan ng mga mangkukulam sa buong mundo ay masakit ang ulo sa inyo. Pero inuunawa namin, kasi nga baby witch sila, na parang chaotic at anything goes. They are power trippers. Pero meron talaga mga specialty of mga witches, no? Halimbawa, merong kitchen witch. Ibig sabihin, eksperto sila sa pagluluto or herbal witch or green witch, di ba? Sa babaylan naman, sa ating mga babaylan, eh merong walong tungkulin ang babaylan. Siguro makikita nyo, I think it is free view on Filipino Magic, buymeacoffee.com/Filipino Magic, no? So isa sa mga tungkulin, may babaylan as a healer, babaylan as a warrior, babaylan as artificer, babaylan as a judge, babaylan as a leader. Yun, nakalimutan ko na yung iba pa. So maraming klase ng mga babaylan at may iba't ibang tungkulin ng mga babaylan na ginagampanan, no? Pero hindi ibig sabihin na ito lang ang kaya kong gawin. Halimbawa, ang kaya ko lang gawin is magsaka. Hindi na ako babaylan noon. No, no, it's wrong. Ibig sabihin, isang aspeto ng pagiging babaylan ay tinataglay mo. Dahil kasi magaling ka sa lupa at mangalaga ng lupa, mag-alaga ng mga hayop, magtanim. Isang aspeto yon, no? Halimbawa, magaling ka naman sa paghahalamanan. Alam mo ang lahat ng bunga, halaman, dahon, at yung bahagi ng mga halaman na yun kung para saan. So, isang uri din ng babaylan yun. Gayun din yung sa tabing dagat, no? So, yung mga mangingisda, maaari din silang babaylan o mangkukulam. So, tama ka, even right now, no? Tayo, meron tinatawag din cyber witch, no? Naggumagawa ng spells sa internet, sa social media. At kadalasan yung mga baby witch ay cyber witch.
which lang sila in, sa harap ng social media, sa live streaming app, pero pagdating sa bahay nila, hindi. No? And most likely, yun ang nakakalungkot dahil kasi walang, yung modern witches ngayon is walang paninindigan sa pananampalataya na hanggang pasikat lang at hindi nila magampanan ang kanilang tungkulin. Yung totoong tungkulin ng bilamang kukulam ay yung mag-spread ng knowledge to help to balance the cosmic order at to heal the world from its sickness. Sana natugunan ko yung katanungan mo. Ayun po. So, sakto-sakto naman po yung mga kailangan namin malaman. Sa paglalagay ng ano ng blanket sa mga mirrors and then yung pagtitirik ng kandila, meron pa rin ibang mga practices na makakonsider natin as part of Filipino magic dito sa Pilipinas? Yung ano ba? Yung paggamit ng lana or paggamit ng tawag dito ng langis, no? Ito yung hindi natin namamalayan na ang alam lang natin kaya tayo gumagamit ng langis is gusto natin magpahilot. Pero yung langis natin, yung coconut oil, no? It is a magical system. It is a magical belief na hanggang ngayon, so nagkaroon na tayo ng efficacent oil, nagkaroon tayo ng Pau de Arco, ng Tai Chi, everything, no? So it means it has a magic not only for healing, but it is also to ward off evil spirit. No, ang paniniwala, I think meron kayong langis dyan sa bahay eh. Meron kayong natatagong langis na pampahid sa katawan. No, the reason why we keep that, we believe that it has a power to ward off evil spirit. No? Dahil kasi sa bahaging Mindanao, meron tinatawag na soul eater, no, o tinatawag na pooy. Yung pooy kasi, ito yung reason kung bakit una is pag natutulog tayo, babangungutin tayo, no? Merong masamang panaginip. Tapos pagkagising natin, matamlay tayo at nangihina tayo. Ibig sabihin nun, kung ganun ang nangyari sa inyo, yung isang kaluluwa ninyo is naiwan sa panaginip or kinain ng isang soul eater. And usually that soul eater, umaatake siya pag hindi tayo aware. But even though when we are, meron ding isang soul eater na kahit aware tayo, is biglang sasakit ang tiyan natin, yun naman yung nauusog, no? Yun yung nauusog. So kadalasan, ito is maaring mag-possess sa ibang tao. Yung soul, yung pooy, maaring niyang i-possess isang tao para maging kainis-inis siya sa kanyang biktima, no? So yung langis, ang purpose niyan is to ward off. Kaya pag pinahirin mo siya ng langis, gagaling na kagad yung karamdaman mo. And then at the same time, kung sa province, sa somewhere in Visayas area, no, pinaniniwalaan nila pag nagtago ka nito, tapos pag kumulo yung bote, yung langis, or natapon yung ano, kahit hindi naman natutumba, ibig sabihin merong aswang o merong pooy. So ito yung nakita ko pang isang common belief natin or common practices na nangyayari sa atin. At ang nakikita ko na lang din, no, ay, kasi even yung pagtataklob ng salamin, ng kumot sa salamin, eh bibihira na lang. Pero isa pang common is yung paglalagay ng walis sa likod ng pintuan. Meron ba kayo nun? Saan nakatago yung walis ninyo? Nasa likod ng pintuan. Yun. Alam nyo bakit? Bakit nasa likod ng pintuan? Para hindi pumasok ang malas at saka yung mga magnanakaw o mangkukulam or aswang. So, isa yan. So, kung meron kayong ano, congratulations, namanan nyo pa yung practices ng mga ninuno natin. Yung walis tambo o walis tingting nasa likod ng pintuan. Natutuwa ako dahil kasi meron pa rin pala. It's nice venue pala, no, para makapag-survey na kung ginagawa niyo pa rin. So congratulations at ginagawa pa rin natin ang Filipino magic. Oo nga po. Ayan. So tawag naman tayo sa audience natin na baka meron kayong gustong i-share o gustong itanong. I'll be inviting you to speak
po, The Digital Pinoy, Art, Tequero, and ASCII. So ASCII, ikaw, baka may gusto kang sabihin. Ayan, so wait na lang tayo sa kanila pag meron mag-raise na hand. So, ayun po, going back, Reverend, patating po dun sa mga wishes or mga hilot na meron sa, ano, meron sa mga places natin, kung meron pa din sa mga places nila, eh, sila po ba kaya ay paano nila na-gain yung ganun pong ability? Meron po ba kaya silang mga in-undergo na mga processes to be a hilot? Right now, at the modern time, ang mga manghihilot ay maaari na rin mag-aral, no? Maaari kayo mag-aral sa hilotacademy.com. Siyempre, advertise ko yan dahil kasi tayo rin ang nagtuturo doon. Pero traditionally, ang manghihilot, nagsimula yan bilang pasyente, as a patient lang. Kumbaga, una meron silang karamdaman, pumunta sila sa manggagamot, sa manghihilot, at nagpahilot sila at nakatamo sila ng kaginawaan gumaling. So, out of gratitude, di ba kasi nung panahon naman, eh, hindi uso yung bayad. So, ang kabayaran nun, it's either magbibigay ka ng saging, bigas, etc., etc. O di kaya, ang isang form ng kabayaran is yung paninilbihan. So, nagiging apprentice sila, nagiging helper sila ng manghihilot. No? Sa kanilang pagtulong sa manghihilot, halimbawa pag-assist sa patient, no? Is nag-o-observe sila kung paano ginagawa ang panghihilot. At doon nila na doon sila nagiging manghihilot. So natuto sila panghihilot kaya isinasagawa na rin nila, no? So ngayon sa modern times, kasi ang hilot ngayon, ito yung malaking problema natin eh. Kasi iniisip pa rin ng taong bayan ang isang hilot ay masahe, no? At ang masahe sa panahon ngayon ay hindi maganda ang credibility. Actually nga, natatakot ako dito sa Twitter eh. Dahil kasi alam naman natin, ang Twitter is halo-halo, no? Sobrang malaya. Kaya merong mga Twitter alters, may mga alter-alter. At nakikita ko yung ilang mga masahista dito is nakaubutubad na, no? Pero yun ang problema in real life sa larangan ng hilot. No, so we separate ourselves from the massage therapist at talagang yun ang sinisik natin sa batas na ma-revive yung dignity ng practice of hilot. Kasi honestly, ang hilot is very spiritual. It's not only a massage, no. So hindi lahat ng problema ng katawan ay hilot or masahe ang ginagawa natin. So meron din tayong pagbebentusa, meron tayong pagsusuog, meron tayong paggamit ng mga herbal medicines. So kompleto ang larangan ng hilot, hindi lang siya basta masahe. So pagdating sa pag-aaral ng hilot at yung isa pang ano, is nagkakaroon sila din ng shamanic crisis, no, or panawagan. Ito rin na rin yung ano ng babaylan, na ang babaylan is nagkakaroon ng transformation. Dahil kasi andun yung experience nilang namatay sila at muling nabuhay at nakapagsimula at parang pinabalik mo sila dito sa mundo at nagkaroon sila ng calling na manggamot. Dahil kasi sabi daw ni Mama Mary or ni Jesus, ni Papa Jesus, na gamutin ang mga karamdaman ng mga tao. Pero sa ancestors natin, no, ang paniniwala, itong shamanic crisis na ito, ay isang hudyat na may panawagan ka na maging kinatawan ka ng mga diwata sa ating mundo, sa buhay na ito. So, ang mga diwata kasi, usually, they are spiritual beings. They are like the angels of the divine messenger. Because even our ancestors believe there is one God. The reason why there are so many names is because we as Filipinos speak different languages. Meron Tagalog, may Bisaya, may Ilocano, may Hiligaynon, etc., etc. Kaya nagkaroon ng maraming pangalan. So, the Christians thought of our belief to be polytheistic, but honestly, we are monotheist. We believe in one God, but this God has many messengers or agents that we could call upon. Ayun, so thank you po, Reverend. Actually, pagdating nga po dito sa mga witch beliefs, medyo nakikita na rin namin how
binigyan sila ng ganitong stereotype nga na parang it is a demonic belief na kasi talagang pinakita yon nung pagdating ng Christianity sa ano sa Pilipinas, and also kahit nung sa mga Red Indians sa Amerika yung pagpasok ng mga European, pinaniwala din nila na demonic belief yung kanilang mga old beliefs doon, which is yun nga yung nangyari, parang tinatagurian nila na demonic agad basta it is not their religion. Totoo. Diba? Kaya talagang medyo ano talaga itong mga belief na to, medyo parang denigrate. Kaya yun din yung magandang ma-clear out sa mga audience natin and sa mga tao na makakalam pa about the belief natin itong mga witches. Yun, ano actually, hindi rin naman din natin kasi talaga sila masisisi din, no? Although I appreciate that, sa totoo lang, para na-appreciate ko yung ginawa nila din, no? Kahit masakit, pero tulad ng sinabi ko, hindi natin masisisi. Dahil kasi, meron kasi mga ilang practitioners na talagang umaabuso din. Especially the modern ones. Lately, sa ano ba yung balita sa Channel 7, parang binalita ni Vicky Morales, isang manghuhula na nanghuhula is nambudol ng 1 million pesos sa OFW. Diba, masasabi mo talagang demonic. Dahil kasi parang yung sagalit mo na ginamit mo ang kapangyarihan mo para mambudol ka ng ibang tao, ikaw, lumapit nga yung ibang tao sa'yo para humingi ng tulong, tapos ganun ang ginawa. Parang nakakalungkot lang. Although hindi ko masisisi naman, dahil kasi wala namang regulating body dito sa ating bansa, no? Although merong batas na nagbabawal sa panloloko, at yun ay hindi na maaari nating sabihing spiritual. Ito ang palatandaan, mga kalahi, no? Ito ang dapat ninyong tandaan. Kung kayo ay lalapit sa mangkukulam o kaya sa manghuhula, huwag kayong matakot. No, ang palatandaan niyan, no, hindi sila makamundo. They are very spiritual. Why what do I mean about that? Of course, meron pa ring energy exchange, yung sinasabing kabayaran. Pwede pa rin kayo magbayad dahil kasi yan ang nagiging kabuhayan nila. Pero mapapansin ninyo kung hindi makatarungan yung presyong ibihingi nila sa iyo. So kung hingin ka na ng more than 10,000, 50,000, 100,000 at hindi mo kayang ibigay yon, it means they are not spiritual. Hindi sila legit, no? Mambubudol sila. Honestly, pwede ka rin humingi ng tawag dito, discount or humingi ka ng tawad. You ask for a lower price. Humingi ka ng tawad. At pagbibigyan ka nila. Kung hindi ka nila pinagbigyan, doon ka na magduda. Isa pa, yes, pwede kang, yung kumbaga kung wala talagang pera, pwede kang mag-render ng service o kaya energy exchange. Kunyari, magaling ka naman sa digital arts, magaling ka mag-drawing, yun na lang ibayad mo, himbis sa lapi. At tatanggapin din naman nila yon, yung mga totoo at legit na manghuhula or mangkukulam. At remember, don't be afraid of them, especially sa mga healer. Dahil kasi lahat ng mga mangkukulam, they know how to heal. At kung ikaw ay gagamot, magpapagamot, hindi lang karamdamang physical ang kanilang pwedeng pagalingin ka, kundi pati yung damdamin mo, kaisipan mo, and even financial. Especially sa mga taong naghahanap ng swerte, di ba? Dahil kasi kulang ang sweldo, hahanap sila ng pampaswerte. Pero yung pampaswerte na bibilin mo is ang mahal. Alam mo, nasa 10,000, eh wala ka nga nun eh. Gusto mo magkaroon ng pera. No, pwede ka makiusap sa kanila, nabigyan ka muna nila ng pampaswerte at mangako ka na magkakaroon ka ng donation or whatever on a monthly basis o ibabalik mo ganitong paraan. Hanggang sa panahon nagkaroon ka ng ano, nagkaroon ka ng sapat na pera or luck. Kaya nga lang, when you deal with them, be true to your promises. Dahil kasi hindi natin alam kung anong pwedeng gawin nila at balikan kanila, kaya nagkakaroon ng sakit-sakit or mga cases na nakulam sila kasi lumapit sila sa mangkukulam at hindi nila natupad ang kanilang pangako. So yun lang naman ang dapat pag-ingatan.
So much better yet, no? Huwag na kayong lumapit sa mangkukulam, magdasal na lang kayo. Kaya niyo yan. Dahil kasi kayo rin naman, sa sarili ninyo, eh mangkukulam din kayo. Yun lang, Patrick. Ayun po. So, usually po, ano, yung mga nabanggit nyo kanina, more about yung mga positive na paglapit sa mga mangkukulam. Mm-hmm. Now, since dito po usually sikat din yung mga perception ng mga tao sa mga witches is dun nga sa pangkukulam. Now, if ang intention po ng tao is lumapit sa mangkukulam to one of negative things, ano po yung masasabi nyo tungkol dun? Yun po ba ay appropriate or yun po ba'y possible? Yes, that is possible, no? Diyan papasok yung mangkukulam as a judge, no? Kailangan niyang timbangin kung ito ay makatarungan o hindi. Pero magagawa naman kasi yung pangkukulam, ito yung pagtuturo ng leksyon. Tuturuan kita ng leksyon, 'di ba? So ginagawa din natin yun na magturo ng leksyon. Kaya nga lang ang nagiging mali doon is kung alam mong ang taong lumapit sa iyo, siya ang may gawa ng kasalanan, tapos yung inosente ang paparusahan mo, kapalit ng pera. At maraming pumapatos diyan, no? Maraming pumapatos diyan. Kaya nagiging malaking problema sa society. And even me, honestly, being the first registered Wiccan church dito, is parang yan ang madalas kong na natatanggap na reklamo. Kaya nga lang, wala rin naman tayong magawa. Dahil kasi unang-una, yung mangkukulan na yan, hindi natin membro. So wala tayong kapangyarihan laban dyan. So ang kapangyarihan lang natin is magsalita or mangaral and to protectahan the innocent. To protect the innocent from the evil forces that they may cast upon. And honestly, if people watching me or listening to me, no, yung mga advices ko, yun ang magsisilbing protection sa kanila. And they can come to me at they can offer themselves. No? Kumbaga, pwede kong ialay kayo sa aming altar for the protection ninyo. No? Kaya every new moon and full moon, nagkakandak tayo ng rituals. And those who attend, linalagay natin sa altar natin for perpetual protection and blessings na rin sa kung ano man ang kahilingan nila. So this is free of charge. Siyempre, meron din tayong mga services na merong bayad. Yun yung parang nagiging income natin. Pero kung gusto nyo makita yun, puntahan nyo po sa landasnanglahi.com. So hindi siya lalagpas ng 10,000. 1,800 lang o direktahan na. Pero pwede kayong mag-request na baka pwedeng ganito lang ang kaya ko. Pwede naman yun. Ayun. So, thank you po, Reverend. So, I think meron mga magtatanong before we close our discussion. May papalop lang din pala ako, mga kalahi. No? Yung nasabi ko about yung wales sa likod ng pintuan. So, isang tip sa inyo, kung minamalas kayo, kunin nyo yung wales at ituktok nyo sa sahig 3 times kasabay ng inyong kahilingan na kung ano man yung malas na inyong nararamdaman is itinataboy ninyo. Tapos ibalik nyo na lang ulit yung wallet sa may pintuan. So isang tip lang po yun. Ayan. So nga po pala, matatandaan ko, isa nga din talaga yung wallet sa mga instruments ng isang witch. Kaya active na malaman na itong bilik natin is party talaga ng bilik sa bilik. Nakakatuwa. Actually nga, natutuwa nga yung ibang mga witch, yung global witches eh. Dahil kasi parang sa atin, yung walisting-ting natin na linagyan ng stick is parang besom nila. Yung besom na pinoportray na sinasakyan ng mangkukulam na lumilipad. Sa atin lang daw talaga natural. And actually meron pang isa, no? Sa Africa or mga voodoo is ganun din ang gamit. And I think we have this similar. Although malayo, kaya nga lang, di ba ang first inhabitant ng Pilipinas is yung tinatawag ng mga Aitas o mga Negritos, kakulay din siya ng Aprikano. So parang meron akong theory na hindi ko pa napapatunayan na maaring yung kulam natin is galing din sa kanila. Dahil yung salitang tawas,
no, yung salitang tawas, siguro familiar kayo ng tawas, di ba? Ito yung divination system natin na gumagamit ng papel, itlog, kandila, is derived from the word itwasa, which is an initiatory rite sa mga bagong sangomas or babalaw or mga pare ng voodoo religion. So dito, parang andun yung guidance ng ancestors sa mga magiging bagong babaylan ng African or ng voodoo, no? Ng mga babalawo. Pero sa atin, tawag dito is tawas at nakasanayan na natin na ang tawas is paraan ng panggagamot, no? Yun. Yun lang yung maisisell ko. Meron po kayong katanungan? Ayun, so medyo ano nga po, medyo parang nakikita ko din yung relation nga ng Africa with Philippines. Since sa mga tinuturo kong literature, eh, meron nga din tong similarities. Kaya yung Africa actually, pag dinidiscuss sa English literature, it's Afro-Asian literature. Magkaugnay yung Asia and also Africa. Kaya meron nga po siguro itong similarities na dalawa. Tsaka yung how they treat yung mga elders and yung kanilang mga teachers, no, kagaya nga po yung mga priests nila, eh, talagang malaki din yung pagpapahalaga nila. Very similar sa Filipinos in the old times. Although, believe pa rin ako sa Africa, dahil kasi sa World Health Report of as of 2019, ang dominant na healing method nila doon is yung traditional medicine. At yung mga doctors, yung mga modern doctors, yun yung tinatawag nilang alternative medicines, no? Dahil kasi hindi naman nila nakagawian yung modern medicine, kundi yung mga witch doctors talaga, ang traditional, or kumbaga, yung frontliner nila sa Africa. At yun din sana ang hinihiling ko dito, or kumbaga, wini-wish ko, hindi man tayo maging frontliner, pero ma-recognize yung tungkulin natin as manghihilot, as mangkukulam, no? Mantakin mo, mangkukulam, tatawagin doktor. And anyway, hilot lang, no? Na ma-preserve pa rin. Kasi ang Taiwan, ang naalala ko sa Taiwan is parang nagkaroon din sila ng movement to preserve or to revive their indigenous religion. Supposedly, yung mga katipunero natin, iniisip nila kung ano ba ang dapat nilang ipaglaban. Ang lumaya laban sa Kastila, in terms of political, or lumaya laban sa mga Kastila in terms of religion. Pero napili nila yung political. Kaya hanggang ngayon, naiwan pa rin yung religion, yung Catholic faith. So hanggang ngayon is under influence pa rin tayo ng Espanya, ng Kastila, in terms of thinking, in terms of our government system, in terms of education, in terms of healthcare, halos lahat. No? Kaya yung mga traditional method natin is medyo tagilid. At umaasa ako sa ahensya ng gobyerno, ang Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare, eh sana is masuportahan nila talaga ang pagtaguyod ng hilot kasama ng National Commission of Indigenous People na talagang tunay nilang pangalagaan ang kultura at tradisyon ng ating mga katutubo. Kasi ngayon is politicized, ang nakikita kong pinangangalagaan nila is yung mga land titles or mga ari-ari, ano, mga ancestral domains. Although, sasabihin, ang nangyayari kasi ngayon, may mga makabagong tao, they will claim that they are indigenous and will ask for certification para makuha nila lang yung lupa. So tuloy-tuloy pa rin ang pananakop. Pero yung totoong pag-aari ng ating mga katutubo is nawawala, nananakawan. Dahil kasi mga katutubo natin, hindi naman yan mahilig makipag-away. We are peace-loving people. Kung matatandaan mo yung 10 Bornean datus, di ba? Anong ginawa, di ba, mga Aitas? Binigyan lang ng ginto, umakit na kaagad yung mga katutubo sa bundok para pagbigyan ang mga 10 Bornean datu na magkaroon ng lupain, dahil kasi nga tumakas sila sa Indonesia. Pero ano nang, yun nga ang nangyari. Kaya hanggang ngayon, parang iniisip natin, tayo ay isang Maharlikan because of the 10 Bornean datus, which is not. So, ang dami pa pala akong mga issues na dapat i-resolve sa aking isipan. And I believe na ikaw bilang teacher, nako, sana pagbutihan mo, Patrick. Pagbutihan mo talaga. And I support and I pray for you. Ayun, so thank you po, Reverend. Nakakatuwa nga po yun na
pagdating sa health ng mga tao, eh maganda nga po na mas mataas din yung mga nangahilot. Pag ano po, mga hilot at yung mga parang yung sa Africa na mas mataas po yung capability nila to tend on their own health. Totoo. Ano po? And lang sila dun sa mga doctors for those siguro mga alternatives na hindi na talaga kaya. Ano po? Hindi yung to save din also. Para malaking proof din yun na kaya nila on their own na mag-alaga ng kanilang. Yun nga eh. Yun sana ang dapat mangyari is pahalagahan ang primary health care. Pag sinabing primary health care, ibig sabihin yung bawat tao sa loob ng tahanan natin, sa bawat barangay, bawat munisipalidad, bawat lungsod, bawat probinsya, ay merong karapatan at responsibilidad na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Eh ngayon kasi, parang ang nangyayari, commercialized. Ibig sabihin, parang ito, Biogest agad, o Benadryl, or whatever, yung prescripted drugs. No? So, ang mga tao is nawala na yung kaalaman nila ng mga basic at primary health care practices natin. Katulad ng paggamit ng mga halamang gamot, di ba, yung pag-inom ng tubig, kung hindi, inom ka na lang ng ganitong syrup o ganyan-ganyan, yung pagpapahinga, yung pakikipag-usap sa kapwa ng matino, nawawala na. So, siguro, isang rule natin yon na ipaalala sa mga taong bayan kung anong dapat gawin. Hindi lang sa panahon ng kalamidad. Kasi ang bawat action natin, no, it can create some calamity in the future. No? Even yung mga trend, katulad nito, nagkakaroon pa ng bagong sakit dahil sa cellphone, di ba? Madalas panginginig ng kamay natin or nagkakaroon, anong tawag doon, merong sinabing bagong sakit sa doktor, yung laging text ng text eh. Behavior, basta isa siyang uri ng behavioral disorder na nakakapagpamanhid ng mga muscles natin. So, yun lang yung masasabi ko. Sige, sayo na. Back to you, Patrick. Ayan po. So, ito po, last question natin to end the space. Ang question ko po is, nai-envision nyo na rin po ba na itong Filipino magic or yung pagiging witch is maging isang practice religion sa Philippines? Yes, yes, yes. Tama ka, no? Actually, before 8 o'clock, no, nagkaroon ako ng vision while eating na parang nagkaroon kasi ng cyber warfare. Actually, ngayon is nasa cyber age tayo. Yung pagkuha ng proseso ng information, etc., etc., is very advanced na. Ngayon, nakita ko, mag-fade off ang technology. So, babalik ulit yung age of magic. I don't know if you are born on 1980s, merong ganoong cartoon series or anime, cartoon pa lang, hindi anime, na tinatawag na visionary. So, nag-fade off lahat ng technology. Tapos bumalik ulit yung magic, no? Bumalik ulit ang magic sa mundo at gumagamit, so lahat ng bagay is powered by magic, no? Pero ito sa Pilipinas, parang nakikita ko na yes, maaring bumalik, may posibilidad na bumalik. Nasa 70% ako doon. Pero andun the reason why, no? Yun yung nangyayari kasi na nagkakaroon ng disgusto ang mga tao ngayon sa modern religion, which is the Christianity, Islam, etc., etc. Why, bakit ko nasabi yon? Dahil kasi even sa Muslim, very active sila ngayon sa pagre-recruit. Even sa Facebook or sa lahat ng social media, is nagkakaroon sila ng advertising. Yung Christianity din, ganun din. Parang nagpapaigtingin sila sa advertising or pagre-recruit ng mga members kasi humihina. And many followers or many Christian religion left the churches and coming back to us. No? Hindi ko sinasabi sa luntiang agama, but some of them go to Wicca, some of them come to Buddhism, etc., etc. So maari na ang mga tao ay bumalik sa magic. And honestly, magic is a part of our life. Hindi lang natin napapansin. No, hindi lang natin napapansin. So I am positive
that in the near future, I think 50 to 100 years from now, no, ibig sabihin marami pa tayong tatrabuhin dito sa mundo para may isang katuparan yan. Pero positive ako, maaabutan ko in 10 to 20 years, mararamdaman ko pa na merong mga tao, na maraming mga tao, na lalo na mga Filipino. Kasi ang movement natin ngayon, konti lang dito sa Pilipinas, no? But yung overseas Filipino, mas maraming nagsisabalik sa atin. Last night, I have talked to somebody in London, then California, Hawaii, San Diego, California, New York, Vancouver, British Columbia, all over, no, all over. Sa Amerika, alas mga film doon is nagsisibalikan. Sa indigenous faith natin, sa London, sa Canada, ganun din. So I am positive about that. Ayun, so yun nga din po yung iniisip ko, kasi if Filipinos can pick their religion, if Filipinos can choose the religion that they would like to practice, then naisip ko talagang yung ano po, practice of Filipino magic could also be part of the choice, mm-hmm. diba? And yun din yung actually ni-envision ko, na sana nga magkaroon din ay mapagbigyan na they could build their own churches. True. Kasi even sa Facebook, merong group doon about pre-colonial Philippines. They are talking about ano ang itsura ng traditional nating simbahan, no? And sad to say, wala tayong images ng traditional church because our ancestor never had a building or establishment, yung talagang gusali na bato na tulad ng Kristiyano. The reason why churches or rituals are conducted inside their home. At yung community ritual, they are only erecting temporary altars and temples for gathering. It's not permanent talaga. Pero kung titingnan mo sa history, sa mga archaeologists, ang nakikita nila is mga ritual items inside the house. So ibig sabihin, ang mga ritual items ay galing sa bahay-bahay. Kaya naniniwala ako, kung kayo ay Pilipino, ang mga ninuno nyo is nagsasagawa din ng ritual, nagsasagawa ng mga pangkukulam noong unang panahon. Na ngayon, siguro nalimutan natin. Pero kasi ito yung nakaka-amaze, kasi almost all people that wanted to join us, they will claim na, kasi minana ko yung magic ko sa aking ancestors. Ang nanay-tatay ko is marunong mangkulam or nagbubulong-bulong siya at saka nagpapahid-pahid laway, kaya nagkakaroon ng power. So I believe na meron din daw siyang kapangyarihan. Ako, I agree with that. Dahil kasi all of us nga, tulad ng sabi ko, may agimat ang dugo natin. Go back to you, Patrick. Isa po sa mga nagustuhan ko talaga sa belief ng Filipino magic is yung definition nga po before na binigay sa amin about magic, na magic is the ability of the soul. True. To make change. Kaya ayun nga po, from that definition pa lang, we can already say na every one of us can do magic. Ano po, yun yung pinaka best na definition na ngayon, carry na daladala ko. Kaya yun po, maraming salamat at natatandaan mo pa. Kaya nga, totoo po yan na each of one of us that has a soul has also the ability to conduct and perform magic. Actually nga, baka hindi nyo napapansin yung simpleng paghinga ninyo, di ba? Pag natatense kayo, o deep breath, or parang o deep breath, hingang malalim, inhale, exhale, tapos marirelax na kayo, di ba? Una, takot na takot kayo, tapos pag nagrelax lang kayo, ibig sabihin, okay na. So magagawa nyo na lahat. That is already magic. Hindi siya kailangang parang cinematographic or kung ano napapanood nyo, no? So yun ay simpleng magic na rin na maaari natin magawa. Being in control of ourselves, not limited on some aspect of our life. Kung we enjoy freedom, we have magic, we have power. But remember, having power and freedom requires also responsibility.
So yun lang. Ayun po. So that's actually true. Ano po? Na actually mga simpleng bagay na yun is the belief of ano po, Filipino magic. Gaya nung pagkakaroon natin ng inner consciousness, yung ating concentrate, talagang part din yun na parang tumatawag tayo din sa ating universal ano, universal soul. Universal soul. Opo. US. Ayan. So, meron po ba about dun sa tinatawag na inner consciousness or universal soul? Inner consciousness. No, kasi yung why we should tap into our inner consciousness, kasi right now, ang hirap ng buhay, kasi madali tayong mapukaw sa kung ano ang trending, kung ano nakita natin, that is already artificial and influenced consciousness, no? Yung gusto ko niyan, gusto ko nito, because, bakit mo gusto? Kasi yun yung nakikita ko, yun ang bagay. Pero yung inner consciousness, this is your real self. Ano ba talagang kailangan mo? Parang pag tinanong mo, mabubuhay ka ba talaga kung wala yan? Yung bagay na ito. Halimbawa, itong ginagawa natin, can we continue to live even without this? So, try to answer that. Kasi even before the creation, wala naman ito. So, ibig sabihin, yung inner consciousness natin, ito yung inner survival natin. So, let us dismiss those that give us burden, that give us give us desire. Actually, it's not wrong to desire. Pero kung ang desire mo will give you limitation, it is not your inner self. It is your outer manifestation lang. It is influenced by the other. Parang, halimbawa, yung mga nagkakaroon ng problema sa jowa, diba? Parang na-break up sila. So parang feeling nila mamamatay na sila. Talaga lang, mamamatay ka dahil kasi nawalan ka ng jowa. Parang ang katotohanan dito is natakot ka na mawalang magmahal sa'yo. Kasi ang totoo niyan, hindi mo naramdaman ang pagmamahal na yan sa mga tao sa paligid mo or sa magulang mo. I think yun ang kailangan muna nating i-issue, i-deal before sa jowa. Yung love mo within the family, dahil kasi na-feel mo ang abuse, na-feel mo na parang hindi ka mahalaga. So kailangan mo na magkaroon ng reconciliation from your inner self or sa inner family mo or sa close family mo bago mo magkaroon ng freedom from that experience of having a true love in your life. Yung universal self natin, parang ito yung cup, kaya pala naisip ko to kanina, no? Na vision yung kapwa. Alam niyo ba yung salitang kapwa? 'Di ba yung kapwa, ito yung pumapatungkol sa ibang tao na hindi lang sa'yo. So ang history or ang istorya nito, ito ay kaputol ng kaluluwa. But it has also a sense of nung unang panahon, the goddess or the god is represented by a diamond, no? At yung diamond na to, precious siya. Bumagsak sa lupa at nabasag. So yung basag na yun is nagkaroon ng mga maliliit na piraso ng diamond. So ang mga diamond na yon is tayong mga tao. Kaya tayo is precious din. Dahil tayo ay kaputol ng kaluluwa ng diamond na yon, which is the god and the goddess or the diwata. Kaya napakahalaga yung pakikipagkapwa natin. It means we are communicating with ourselves, with other self, yung kapwa natin, which is pareho tayo ng pinagmulan. We are divine. So yun lang yung isang sense ng about universal self and our inner self. Yung makita natin yung reality kung sino tayo at ano tayo. Ayan, so parang nadami ulit yung ating mga audience, ano? Parang marami ang nainganyo na makinig. So siguro po madudugtungan natin yung ating oras ngayon. Okay lang po okay ba lang, yun, okay lang, wala lang tayong nagawa. Papagawa ko ng kape. Sige, go ahead. Yan. Maraming salamat sa mga viewers. Kung meron, ay, listener pala, kung meron kayong katanungan, huwag po kayong mahiya na magtanong. May right med po ito. Ayan po.
So, ayun nga, kagaya nung nabanggit ni Reverend na yung weakness natin sa katawan, kagaya nung depression, eh, isa nga din yun sa mga, ano, isa yun sa mga weakness ng ating mortal body. Isa yun sa mga weaknesses or yung ipinapakita sa atin ng ating mga yun yung ibinibigay nitong message. However, tatandaan natin, hindi lang mortal body, tayo din is merong True. soul. Ano po? Yung soul natin, ano yung power ng soul? Perseverance. And ano yung definition ng magic? Magic is the ability of the soul to create change. Indeed. Kaya in our today, yun ang nabanggit natin that everyone in the belief of Filipino magic, everyone Do can magic. wield magic. Magic is hindi lang basta yung magandang so yung magic is simple things. Kagaya nung pagpasok natin sa inner consciousness natin na para masasabi natin isang deep dive ng isang week sa kanyang paniniwala and sa kanyang higher consciousness. So kaya yung mga monks actually, di ba, na meron din silang mga ginagawa na mga practices para nila yung ano, inner True. consciousness nila, which is ano po kaya yung magiging ano doon, similarities pa nila sa monk bukod po Ano, doon? gusto ko munang i-discuss yung nabanggit mo, no, yung about sa inner self or higher self, no, dahil kasi tayo bilang tao, binubuo tayo ng lower at higher self. Yung lower self natin, ito yung physical body, ito yung emotional body, ito yung mental body. So dito, ito yung tinatawag na makamundo or mundane. Pag sinabing physical body, ano yung concern natin? Siyempre yung katawan, anong kakainin natin, anong isusuot natin. Although yung isusuot natin is part of our ego or emotional self. Di ba? We want to feel comfortable. At kung ano yung alam natin, at doon nakalimit yung intelligence natin. Pero pag once na lumagpas tayo sa ganito, papasok tayo sa higher self natin, which is which concern about the astral plane of existence or astral self, no? Sa astral self natin, ito yung nagko-concern sa mga dreams, ambitions natin, yung pangarap natin sa buhay. Although dito rin sa astral plane of existence, dito din natin makikita yung mga imaginations, yung mga engkanto, yung mga angels, yung mga demons, even our dead ancestors. Dito rin nagre-reside sa yung heaven and hell. Then after that is yung solar existence natin or yung soul natin. Yung soul natin, they are the keeper of our memories. Memories in the past, nung bata tayo, even before we were born on this planet. No? Ito, kumbaga, yung solar self natin, dito naka-reside yung Akashic Record o yung tinatawag ng mga Kristiyano na Book of Life. No? Then, after that, is meron tinatawag tayong monadic self. Yung monad, ito yung conscience natin. Alam mo yon, ako yung inyong konsensya. Siya yung nagsasabi ng laging tama, kung ano yung tama na dapat mong gawin. No? Alam natin, all of us, we know the right thing to do. No? Kaya nga lang, ang nangyayari sa atin, we choose our earthly, pinapaano natin yung worry, yung pangamba, what if kung hindi, di ba? So, hindi natin napapaniwalaan yan. And then lastly, is yung divine self natin. So, yung mga Buddhist monk, no? Ang mga Buddhist monk, is meron silang mga mantra, meditations, na isinasagawa para iwaksi nila ang kamunduhan. Ibig sabihin, iwaksi ang lahat ng pag-aalala sa kung ano ang kanilang kakainin, ano kanilang dadamitin, paano, ganito, ganito, no? But for us who are living in the present, napakahirap. Mahirap na iwaksi ang lahat ng mga ito dahil kasi we are still involved, no? Kung ikaw ay nasa monasteryo, at least yung monasteryo,
eh merong nagpapakain sa kanila o merong nagfinance sa kanila doon para sila ay mag-meditate, etc., etc., no? Although ang mga tao din, no, yung mga tao mismo na sumasampalataya, is okay lang sa kanila kasi yung mga form of offering ng mga tao, magdadala sila ng pagkain sa monk at ibibless lang sila ng monk. Pero tayong mangkukulam dito, wala namang sumusuporta sa atin, no? Walang sumusuporta sa atin para hindi na kami magtrabaho, hindi na kami maghanap ng pera, no? At yung magbayad ng kuryente, ng internet, ng tubig dito, dahil kasi we are still governed. So natural para sa atin ang magkaroon ng alalahanin. Kaya nga lang, ang isang number one tool is yung tinatawag na pagpapanata. At least once a month, no? Or once a week. Kaya nga, yung mga Katoliko is meron pagsisimba. Pinaglalaanan nila na, okay, sa isang linggo, tayo magkakaroon ng pagsamba o pagpapanata para iwaksi ang lahat ng pag-aalala. Pero isa pang napakang magandang gawain din, yung tinatawag namin ding devotional ritual, daily devotional ritual namin dito, na sa loob ng isang araw, maglalaan kami ng isang oras, nahaharap kami sa diwata. Kakausapin namin o ibibigay namin ang lahat ng alalahanin. Then after that, pagkatapos ng pagdadasal, okay, taon ulit kami, at least recharge kami ng hope na kahit na anong hirap na anong danasin, is kasama namin ang mga ninuno, kasama namin ang mga diwata, na hindi kami nag-iisa, na magiging mag-ang na lang ang buhay. Kung ano man ang mga pangamba natin, ano yung worries natin or fears na kakarapin natin, kung kasama natin ang mga diwata or ang Diyos or yung mga saints natin, eh hindi tayo matatakot. Alam natin na magtatagumpay tayo. Kung sakali man pumaliyaw, pumalpak naman tayo, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng bagong pagkakataong matuto para sa susunod na araw, makakabangon ulit tayo at makakalaban sa mga hamon ng buhay. Ayun po. So, thank you po, Reverend. Pagdating po din sa mga activities na to, paano po kaya ang request pumipili ng kanilang qualifier? Alin po? Alin po? Sa mga activities po na ganito, paano po pumipili ang Filipino Magic or ang mga witches ng altar for these activities? Ah, altar. Ang altar naman kasi, it is, di ba, it is a place or it is a place where you, parang where you locate kung saan kayo makikipag-meet ng iyong diwata or ng iyong spirit guides or ng spirituality. So usually it is a plain space, table, no? Tapos ikaw ang magno-nominate, ikaw as an individual, as a person, ang magno-nominate kung anong klaseng image or symbols ng iyong magiging diwata. Usually sa Catholic, 'di ba? Meron silang kung ikaw ay devotee ni Mama Mary, si Mama Mary ang ilalagay mo. And usually maglalagay ka ng illuminator doon, yung kandila, maglalagay ka rin ng decorations or parang offering ng bulaklak, ng tubig, ng incense. So ito is mga implement na lang. Pero as individual, no, kasi ako parang matatawag akong ano, born again witch or born again babaylan, hindi ako masyado sa gamit. Hindi ako masyado sa ano. Although meron akong bulol or tao-tao, akala ko naka-webcam ako. Twitter space pala to. So, okay. Meron akong bulol. Yun lang isang nirepresent ko to talk with the spirits. No? Inilagay ko siya sa isang corner na malapit dito sa aking working table. Kasi working place ko na rin siya. Dahil kasi meron tinatawag na personal altar at meron tinatawag na working altar. Ang personal altar is pwedeng nasa kwarto to or nakatago yon, o kaya pwede siyang isang maliit na panyo lang na meron kang image doon or isang bato na pwede mong dalhin kahit saan. No? Sa personal altar na yon, no, yung pocket altar, pwedeng pocket altar, ibig sabihin anywhere na tahimik at safe na hindi ka maiistorbo, pwede mong ibuksan doon ka magdasal. Sa working altar naman, kaya ko linagay dito sa aking office table, sa tapat ng computer, dahil kasi most of the time, I do vlog and I do video call, healing. So, at least, pag naka-video ako at nandito yung altar, habang pinapanood niya ako,
tinatrabaho ko or nagre-ritual ako sa kanya, no, ma-extend ko siya. So individual preference mo. But usually sa Filipino magic, kung aaralin natin yung katuruan ni Kilubansa, diwata manggagamot, if you heard about Kilubansa, sa sistema nito is nakita natin yung northwest bilang lagusan to the great ancestor. So yung great ancestor, ito yung kanununuan ng lahat ng tao. Yun yung reason kung bakit tayo ay magkakaugnay. So ang usually ina-advise is sa northwest magkaroon para doon natin haharapin yung great ancestor, which is our creator. Wow. So thank you po, Reverend. Ayan, so to summarize muna yung mga napag-usapan kanina for our attendees na naandito. Kanina, napag-usapan namin kung ano yung mga bagay na matuturing natin na Filipino magic or witch belief or pagan belief. Isa na dito yung paglalagay ng blanket sa mga mirrors tuwing merong bagyo or kumukulog at kumikidlat. So ito pala, hindi lang pala ito basta practices nating Filipino, but also practices ng mga ninuno natin and in the past na related sa Filipino magic or being a witch. Na ginagawa natin siya para makaiwas sa kulog and kidlat. Na ito namang kulog and kidlat, merong relation sa mirror kasi yung mirror is parang tubig or parang lagusan. Na ang tubig kasi ay tinuturing din natin lagusan. Ayan. So, and yung kulog and kidlat ay ginagamit pala ni Badhala bilang panghuli ng mga kaluluwa. Ayan. And then, tuwing umuulan sa panahon ng undas, ay isa din tong pangitain na bumubukas ang langit para sa mga kaluluwa. So, kaya tuwing undas, may panahon na umuulan. Ayan. And also, yung mga misconceptions about witches na witches ay evil. So actually, hindi po ganon. Witches, from the word wit, pwedeng talino, and also as a witness. Ano po? And ayun, there are times lang talaga na there are people who choose to practice Filipino magic or being a witch negatively. So originally, witches po are heralds of the environment, kagaya ng mga pagkakaalam natin sa ating mga babaylan in the Philippines. So, ayun yung mga ilan sa mga topics na napag-usapan kanina. So, para po sa ating mga audience. Ayan. So, para naman po sa mga katanungan, meron po ba sa inyo who would like to ask questions? Kindly raise your hand po. Ayan. So, pati yung paglalangis, yung paggamit ng mga bilang panghilot, isa nga naman yung Filipino magic practice. Yung suob, tsaka yung bentusa. Ayun, bentusa. Ayun po. So, yung mga yun ay isa sa mga practices of not only Filipino magic, but also other pagan beliefs. Pati yung pahit ng laway. So, meron po po. So, po. Ano nga bang tawag sa balis? Balis or pwera usog. Yun. Actually, nagkaroon ng pelikula yun si ano eh, si Aiko Melendez. Natatawa lang ako talaga dahil kasi isang timbang laway ang ginamit para matanggal yung usog ng isang tao doon. But anyway, napaka-gross. Pero isang pahagi din yun ng Filipino magic na yung pagpapahid ng laway sa tiyan bilang way of healing. Dahil paniniwala, yung prayer or oration is galing sa bibig at yung laway is bunga ng ating katawan, no? So ibig ng bibig, so ibig sabihin may prayer or may natural prayer ang ating laway na magpagaling. Ayun, so dadag kaalaman na naman po 'yon. So para po sa mga audience natin, if there any questions po that you would like to ask, so just kindly raise your hand po. And I will be trying to invite people also to speak kung makakapagsalita po sila.
Ayan, so to refresh the space po, sir, the space is about the role of Filipino magic or ritual during the natural disasters. And also, pinag-usapan din natin yung mga konting stereotypes and misconceptions pagdating sa mga witches. Ayan. So, nag-akit po si Filipino. Filipino, would you like to ask or would you like to say anything? Hey, may itatanong lang ako regarding sa pagtatawas. Kasi yung lola ko nagtatawas dati. Ano yung general or underlying purpose ng pagtatawas? Tapos, may bigat ba or may halaga ba yung klase ng dasal na ginagawa? Kasi minsan, Catholic prayer ang sinachant habang ginagawa yun, di ba? Pero kung sinaunang ritual pa siya, ibig sabihin ba nun, hindi naman big bearing na kailan specific yung dasal. Totoo, tama yan, no? So kasi ano ba talaga ang purpose ng tawas? Tawas means divination, or kung sa modern medicine, ito yung diagnostic. So sa pamagitan ng pagtatawas, inaalam natin yung naging sanhi ng karamdaman. So patungkol naman sa ano, kasi ngayon moderno na tayo, no? Colonial na tayo, or naging nakakolonize tayo ng Kastila, at yung mga babaylan natin na inusig noon na pwersa silang mag-convert sa Catholic faith. So sila ngayon ang nagpasimula ng mga lihim na karunungan ng Diyos, kaya yung paniniwala, although kasi ito sabihin ko sa inyo, Filipino ho, na-miss kita, naalala kita noon. Nagtanong ka na rin sa akin. I am establishing Hilot Philippines Development Center at isang government official yung ating naging partner doon. Alam mo ba, binawalan ako na magturo ng tawas. Ano ang reason? Sabi kasi, pinagbabawal to ng Office of Exorcism ng Archdiocese of Manila. So baka daw masita. On my part, bakit ibabawal ng simbahan? Educational purpose ito. At ang layunin natin is yung traditional healthcare at kultura natin. So anong kaugnayan ng simbahang Katoliko sa pag-edukasyon ng mga tao? Although, I understand that our country is being dominated by the Roman Catholic Church at may influence talaga ang simbahang Katoliko sa gawain natin, either sa politics or sa healthcare and even education. But to answer your prayer, no, hindi mahalaga kung ano ang prayer, kung dasal na Latin na orasyon ng mga Katoliko ang gagamitin, pero our indigenous ancestors, no, even may ang paraan ng pagre-ritual. Actually, makikita mo pa to sa Ifugao, no, yung mga mumbaki doon, ang paraan ng pagtatawas nila, sila ay nagkakanyaw. So ang dasal nila hindi Katoliko, pero sumasayaw sila, nagkakaroon sila ng kasiyahan, feasting, awitan, bago nila ikatay yung hayop, no, sa pagkakatay ng hayop ng either aso, kambing, baboy, or manok, no. So isinasayaw nila yon, at that pagkinatay, pinatutulo ang dugo sa bulol, din binubuksan nila yung katawan at tinitignan nila yung atay or abdo. Kung buo yon, ibig sabihin, good omen siya, walang problema. Kung merong damage, so uulitin yon, dahil kasi sa ngayon ay merong karamdaman or may sakit ang tao. So sa pagtatawas, ang dasal natin, ang orasyon, it's not limited on the spoken words. Dahil kasi communication has many forms, no? So merong pagsulat, merong pagbulong, merong pasigaw, merong pasalita, and even meron ding mga symbols. It is the same way how we talk with our pets, animal. Do our pet animal can speak? Di ba hindi naman? But we can communicate with our pet. Even though that they did not speak Tagalog, they did not speak English, they can communicate with us through their body language. So in terms of pagtatawas, hindi siya limited sa spoken words or kung ano yung formulary ng prayers. So sana nakatulong ang sagot ko dito, Filipino ho.
Magpa-follow up din ako. May specific abilities ba or nature ng isang tao para maging effective sa pagtatawas? Kasi yung lola ko dati nagtatawas. So, iniisip ko sana nung bago siya mamatay, gusto ko rin matuto sana, pero hindi na, nangyari. Actually, meron kang kakayahan. Meron kang kakayahan. Ito naniniwala ako, no? Naniniwala ako kung ikaw isa tulad ng sinabi ko sa kanina, no? Lahat tayo ay may agimat ang dugo natin. Ibig sabihin, all of us as Filipino, not only Filipino but all people around the world that has a soul has the ability to perform magic. At yung tawas ay isa sa mga magic nating mga Pilipino, no? So kung may ability ka makapag tawas, naniniwala ako ano. At ano ang qualification? Usually, even yung walang idea or walang kaalam-alam, they can learn how to do tawas, no? And usually, sa Hilot Academy, we conduct trainings about that. Okay, sige, ganito. Meron ka bang tubig dyan? So, sa lahat ng nakikinig ngayon, kindly please get a glass of water. Subukan natin magtawas ngayon. Sige, kuha kayo. Tapos sabihin nyo lang sa akin kung nakakuha na kayo ng glass of water. Especially you, Filipino, who baka magamit mo rin ito sa pagtatawas muna. Okay, abangan ko lang kayo dito. So habang ano, so ang proseso ng pagtatawas nito is power of suggestion, no? So dito titingnan natin kung sa pamagitan ng tubig is meron kayong malalasahang kakaiba. Usually kasi kung meron kayong nararamdaman, merong mangyayari sa tubig na inyong iinumin, no? So merong nang ready na. Ayun. Siguraduhin lamang po sa gripo o kaya sa tubig inumin, ha? Wag. meron galing. Meron na? Okay na? Galing, sorry. Sige, kung yung meron ng tubig na hawak, no, pwede nyo bang tikman para sa akin? Tikman nyo nga muna yung tubig na hawak nyo ngayon. So sabihin nyo sa akin kung ano ang lasa. Filipino who? Malamig. Walang ibang lasa? Wala pa ako. So, ibig sabihin lasang tubig siya. Normal na tubig. Okay. So, hawakan mo siya ngayon ng kaliwang kamay or kanan na kamay, sa kanang kamay mo. Ngayon, habang hawak mo yung basong yan, inuutusan ko ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa. Sa iyong paghinga, gagapang ang lahat ng iyong nararamdaman, ang natatagong lihim na sama ng loob at alalahanin. Ito ay dadaloy mula sa iyong kanang kamay papunta sa tubig na iyong hawak. So ngayon, hinga ka ng malalim, then exhale, tapos inom ka ng tubig. Tatlong lagok lang. So inumin mo ang tubig, tatlong lagok lang, konti lang. Tapos lasahan mo. Kamusta ang lasa? Ganun pa rin. Wala pa, no? So ibig sabihin okay lang kung wala kang naramdaman na lasa, no? Kasi medyo malamig. So ngayon, parang pinakikita ng baso mo eh wala ka masyadong problemang nararamdaman. So basic lang to. Ikaw ano, mitosis, Phil, meron ka rin bang ano, nasubukan mo rin ba? Apo, nasubukan ko rin po. Medyo merong pait, okay. Yung ano, yung pag ano, una o pangalawa? Yung ano po, pangalawa. Nung una, okay, yung pa- and then sa pang medyo merong okay, pait. Medyo may pait. So pinakikita dito, health-wise, kung merong pait, tingnan mo yung liver
dahil kasi yung liver mo is merong bile doon, yung apdo, no? So maaring ito yung maapekto sa panlasa mo. Pero anong ibig sabihin nun? Health-wise, no, maaari ka magpasuri kung meron kang fatty liver or liver cirrhosis or whatever, no? O baka madalas kang nagiinom ng alak. Wag naman sana, I don't know. Hindi naman ko sinasabing bawal, no? Pero isa sa mga health factors yon. Pero emotionally may pait. I don't know if you have experienced pagiging heartbreak, broken-hearted, or nagkaroon ka ng galit or sama ng loob or panghinayang na feeling mo that you've been betrayed in the past or these recent days. Or maari na meron overburden ka na hindi mo na ilalabas yung sama ng loob mo at halip na i-handle mo yung situation ng galit na yon o yung sama ng loob na yon is parang itinago mo lang sa sarili mo at ikinover mo yung sarili mo sa trabaho at sa mga activities tulad nito. So may ganun bang sitwasyon na nangyari sa'yo? Both po na ano na po. Medyo conscious na natin po ako sa part ng time gawa nga ng siguro bloated. So, isa din yun. And then, yun, meron din actually love life problem. Okay, love life problem. So, ngayon, so mula sa tubig na yan, uutusan natin ang dakilang kamalayan at mababang kamunduhan mo na makiisa sa dakilang kapangyarihan na lumikha. Dahil ang tubig ay nilikha ng Diyos, ito ay banal, ito ay dalisay, ito ay magbibigay pagpapala sa iyong buhay. Kung ano man ang problema na iyong kinakaharap sa iyong kalusugan, sa iyong katawan, sa iyong kaisipan at sa iyong damdamin, maging sa iyong espiritual na aspeto, sa iyong social life, kung ano man karumihan sa loob ng iyong katauhan ay kanyang lilinisin. So ngayon, tikman mo ulit yung tubig. Then, pwede mo na rin siyang ubusin. Then, sabihin mo sa akin kung ano nang lasa. Ayan, hindi ka naman nalunod, no? So, reaction. So, kamusta naman ang lasa? Hindi ko po ma-compare. Hindi ko ma-compare. So, ganun pa rin, no? It's okay lang kung hindi mo siya ma-compare. Pero yung pangalawa is naging mapait siya. And I know the second, itong last glass of water, it helps you, no? So, medyo siguro kung hindi mo ma-compare yung lasa, andun ka pa rin sa unbelief and you still suffer and you still hide the emotion. But then, wait for the following days, bukas o sa mga susunod na araw, tignan mo kung merong magiging pagbabago, not only into your body, pero yung situation mo sa jowa or sa family, kung ano mang problema mo. So, yun lang. Ayan. So, thank you for Reverend. So, Filipino, meron ka rin po bang follow-up question? Teka. Ano nga ba? Siguro ano, in terms of yung kakayahan ng tao na mag-tap into yun nga, yung sixth sense and all that. Meron bang such a thing na nagiging tuod ka or kung merong mga super receptive sa ganung power, meron ding bang experience na nasasara mo nang hindi mo nalalabay? Or parang mahina ka talaga in terms of transmission ng mga ganun? Usually kasi ang mga tao parang sa psychologist, no, sabi ng mga tao, hindi kadalasan sa mga tao hindi nila naaalala ang kanilang panaginip, no, hindi nila naaalala. Pero yung pagkakaroon ng panaginip, it is also a psychic abilities. It just so happen when you are awake is mabilis kang natatabunan ng mga mundane worries, fears, etc., etc. Kaya yung panaginip mo, hindi mo natatandaan. Usually, ang natatandaan lang ng mga tao, madaling matandaan ng mga tao, kung meron silang nakitang masama sa kanilang panaginip. At kadalasan, ito ay babala at pahiwatig sa atin ng ating mga ancestors. Kaya nga ang ginagawa nila, no,
mahalagang maikwento yon. Kasi kung hindi mo naikwento yon, mangyayari at mangyayari yon, no? So, parang ibig sabihin, itinago mo sa sarili mo at yun ang dineclare mo sa sarili mo na ito yung reality or napanaginipan ko to, akin lang to. So it means you are owning those visions at hindi mo siya isinare sa iba. Pag sinare mo sa iba, it means you are allowing other people to know it para ma-counteract kung ano man yung visions mo. Pero sa tanong mo na meron ba talagang taong, hindi ako naniniwala na meron talagang taong bobo, no? Dahil kasi lahat ng taong may kaluluwa, they have the abilities. They have the abilities. The reason why, di ba yung mga bata sa atin dito sa Pilipinas, yun yung laging nauusog. Yun yung laging nababate. Kasi naturally, meron na silang gift na makakita ng espiritu or meron silang power and abilities. The reason why it closes, dahil kasi nasimulan silang madoktrinahan ng Kristiyano. So ang dapat lang nila makikita is yung angels. Dapat lang nila makakausap is yung mga saints. At kailangan lang nila maniwala kay God. So these doctrines of the church are very powerful. At nadagdagan din ito ng katuruan sa schools ng mga nursery rhymes, ng ano, and et cetera, et cetera. Pero yung mga modern age, yung mga panahon ngayon, kung mapapansin ninyo, no, robotic sila. Dahil kasi ang paniniwala nila is yung mobile legends, yung sa cellphone nila, et cetera, et cetera. Pero kung i-remove natin yung mga limitations para ma-experience natin yung real self natin, yung inner self natin, yung higher self natin, no, na tayo ay part of the universal self, no, of the universal soul, no, makikita natin na meron tayong power. Alam mo yung simpleng sana, yung pagsasabi ng sana, it is a wish, wishful thought natin, and that is also a form of magic. Pero ang isang technique para ma-convert natin yung sana natin into a real magic is, instead of sana, I will. Dapat I will or I have that one. Or magkakaroon ako nito. Laging on the present tense na akin na ito, akin ka. Hindi ito lalagpas sa akin, no? Let us learn how to declare kung ano ang meron tayo sa buhay. Kasi laging kung papayagan, so ibig sabihin dumidepende tayo sa kagustuhan ng iba. Pero kung gusto mo, gusto natin, ang kinin natin, let us be responsible to own what we want to have in our life. The most reason why people become failure right now is because they rely their decisions on other people. Baka hindi magustuhan to ng partner ko, hindi magustuhan ng parents ko, kaya wag na lang, parang ganun. Pero ikaw, ano ba yung gusto mo? Yun ang dapat nating i-work out. Go ahead. May tips ba kayo sa dream journaling? Kasi ginagawa ko rin madalas yung dream journaling. Pero usually siguro mga ano yun, maybe at once a month or once every 2 months ako nakakaalala. So ginagawa ko, hindi ako nagigising agad. Hindi ko binubukas agad yung mata ko. Ninanamnam ko yung emotion, yung overlying emotion. Tapos kung anong detalye na maalala ko, yun yung naalala ko. Tapos saka ako isusulat. Saka ako bubuksan yung mata ko, tapos magsusulat. Pero ang tanong ko muna, ano ang goal mo sa dream journaling? Minsan kasi vivid yung mga dreams na ina-explore ko kasi, ano eh, for one, pwede siyang creative outlet. Okay. Kung wala man ako ma-decipher na kung bakit nga ba ako na naginip ng ganito. At least, nabigyan ako ng idea since ako ay a creative person also na gusto kong mag-explore, gusto kong magsulat, gusto kong mag-drawing, ganun. Baka pwedeng idea siya. Yeah. And yun na, maraming so, ideas na galing sa... So usually kasi, yung... Tama yung sinabi mo, no? Magkaroon ka ng ideas. Usually, ang dream journaling, ginagamit siya for prophecy. Parang you open up yourself to the spirit world na makipag-usap sa'yo at sabihin kung ano ang mangyayari. So that is perceptive, no? Perceptive.
So, isa pang use of dream journaling is to project what you want to happen. No? So, in every time we dream or we go to sleep, ang tawag ko nga niyan is Temple of Dreams. I established a Temple of Dreams before na kung saan yung sa higaan ko, ito na yung altar o dambana o simbahan na kung saan pag tuwing higa ako, automatically pupunta na ako sa other world. And usually, ang ginagawa ko, before I sleep, I declare what I want to happen in my life. Usually kasi lahat ng, even itong cellphone natin, before there is no cellphone, no? Walang cellphone, but it was a dream before. Pero there is someone who dream of it and make it come true. At yan siguro yung gusto mo mangyari. Siguro, ang isang tip ko, bago ka matulog, no, you ask your higher self before you sleep, no, magkaroon ka ng declaration sa journal mo. At tama yung sinasabi mo na dapat mapaprogram mo ang sarili mo na magising ka kung napanaginipan mo. Siguro magkaroon ka ng kasunduan na isusulat mo muna sa dream journal mo na tonight I will sleep and I will see this blank. Ano man yon? Ano ba yung goal mo sa pagtulog mo? Ano yung gusto mong makita? Then, pag naisulat mo na yon, sabihin mo, whenever I have a dream already or I see the vision, I will wake up immediately and write it down. Something like that. So, bago ka matulog, basahin mo yung kung isang page man yung declaration mong yon, no? Usually, alam mo yung tickler na libro lang o notebook, ganun lang, kung yun ang dream journal mo. O kaya mga ilang lines, 1, 2, 3, mga 5 lines lang ng notebook mo, isulat mo dun yung statement or sentence of declaration at paulit-ulit mong basahin. Paulit-ulit hanggang sa antukin ka. Pag inantok ka, itabi mo na yung dream journal mo sa ilalim ng kama o kaya kung meron kang bedside table, then matulog ka. Then, pag natulog ka, you relax. Relax mo lang ang sarili mo. Hayaan mong dalhin ka ng iyong katawan o yung kaluluwa mo, umalis sa iyong katawan at pumunta sa mundo ng panaginip. At doon, makikita mo kung ano yung hinahanap mo. Sana makatulong yon sa iyong journaling. Ang problema nga lang kasi sa journaling, yung consistency natin. So, kung hindi man, pwede kang gumamit ng recording. No? Pwede kang gumamit ng recording kahit isang salita mo lang, sulat mo muna, then i-record mo, then headset, then pag matutulog ka na, at least mapapakinggan mo ang boses mo, no, diretso yan sa utak mo, at maipaprogram yun sa utak mo. So, yun lang yung siguro maaari kong maibigay na tip sa'yo. Anything else? Ayan, so, ano po, ganun din ang ginagawa ko sa pag-dream journal. Ninonote ko din siya, kaso may times nga din na mahirap siya maalala. Kaya paminsan, pag habang naalala ko pa, isinusulat ko na din talaga siya sa dream journal. Tapos, ano, may iwan lang din akong tip para madalas mangyari yung pag-dream mo. Pwede mong, pag matutulog ka, isuot mo ng malamig. Tapos, pwede mo rin sa iyo, halimbawa, itutok ang electric fan, tapos malamig. Dadalas yung yung chances na magkaroon ka ng dream. Pero, madadalas din yung nightmares. Yun din yung mga possible na mangyari. Kasi ako, ganun ang ginagawa ko. Ipine-prepare ko yung sarili ko para mag-dream. Pag gusto kong mag-dream, meron ding way kung paano ka makaka-sleep ng tuluyan kahit din sa paghiga mo ng ilang minutes. I-rest mo lang yung buong body mo. Tapos pwede mong i-feel yung kama, pwede mong i-feel yung parang halimbawa, yung palm mo is nakapatong sa kama, yung feel mo yung comfort ng bed. And then, relax mo lang. Pwede ka mag-isip ng paikot-ikot na images or colors.
Then, yun, basta nonsense things na parang i-absorb mo yung sarili mo into a deep sleep, parang ganun. So, yun yung mga practice. Yung iba nga, di ba, nagbibilang ng sheep na tumatalon sa fence. Yun yung, so talagang pwede magamit yun parang to program our mind. No? Hindi ko pa nasusubukan yung tinuro ng mga military, nakita ko sa, ano, sa Facebook yata or TikTok yata yun. Breathing exercise. Breathing exercise lang. Deep breath. And usually, nagamit ko din yon. Ang nagamit ko noon sa ano naman, sa meditation, yun talaga, ang hirap mag-meditate. Kasi after ng meditation, hindi natutuloy meditation kasi hihilik at hihilik ka. Kaya nga lang, during, kung ganun ang ginamit mo, yung deep, deep breathing method, no, or conscious breathing method, pag nakatulog ka naman doon, talagang sagana sa panaginip. Yun yung parang nagiging ano. Pero yung goal of doing something, it will end up on sleeping. Pero sa akin, it doesn't matter kasi even yung pagtulog natin is magical. Sometimes, I do ritual in a dream. No? Parang real life action siya. So malaking bagay yun. Dahil kasi we are creating reality in the dream world. At kung anong na-create natin doon, yun yung hinahatak natin papunta sa reality. No? And it's nice yung mga art worker, yung mga artist natin, no? They dream about what they want to do to happen. And it helps, no? Maganda at natutuwa ako dahil kasi na-open yung app nyo rin yung ganyang topic. Maraming salamat. Mag-step down na ako kasi kakain muna kami. Ingat po. Eat well. Ayan, so thank you, Philippine Ho. Ayan, so meron din pong question dito from Tequero kanina. Ang question niya, paano po yung mambabarang? Kasi may napanood daw siya na for hire, tapos nag-i-inflict sila ng pain sa iba. Mga for hire. Mga mga bogus yan. I don't know, no? I don't believe na merong real na mambabarang na ipapublicize nila ang sarili nila, especially on inflicting harm. So ibig sabihin, madali lang silang malocate, no? So walang totoong mambabarang na mag-a-advertise na willing silang pumatay ng tao to inflict pain on other people. Usually, mambabarang is a Visayan term, but it is the same with kulam, no? Pero na-define ang mambabarang na gumagamit ng hayop. So, ibig sabihin, mga dog whisperer or animal whisperer lang sila or insect whisperer. Gawain din naman kukulam yan. Dahil kasi ang mangkukulam as a witch o babaylan, they are in good connection or in harmonious relationship with all creatures. Kasi caretaker sila ng mundo eh. Hindi lang tao ang pinapangalagaan nila, kundi pati mga hayop, mga insekto, mga langgam, mga ibon, even yung sa dagat or sa kagubatan, ay pinapangalagaan ng babaylan. Dahil kasi, kumbaga, ang tawag rin sa babaylan ay world walker. So kung world walker ka, it's not only on nature, on this plane of existence, but you also travel on the other plane of existence. Katulad kanina na pag-usapan natin about sa panaginip, if we are working in our dreams, sa dream worlds, we are walking around the world. So, ibig sabihin, nag-travel din tayo sa vertical universe, sa parallel universe, at multiverse. Ika nga. So, yun. Ayun po. So, since marami na rin po siguro sa mga kasama natin ang nagkaroon ng interest dito po sa concept of Philippine. Ano po yung mga pwede nilang ma-recognize? For example, as calling or things na pwede nilang masabi na they could be a witch. Kagaya nung kanina kay Philippine Ho, nakita niya halimbawa na yung kanyang lola is merong trace ng trait na to na kaya magtawas. Isa rin po ba yun sa mga pwede niyang maturing na it's possible din? Or ano pa po ba yung mga pwede pang ma-recognize na things to know na pwede akong maging usually, rich? Usually, paniniwala namin, if you are drawn to this aspect of
topics of witchcraft, of magic, of hilot, of babaylan, something about nature, taking of nature, yung pangangalaga ng kalikasan, yung mga natural ways of life, no? We believe that it is already a calling. Ngayon, lalapit ka sa isang guru at doon i-verify ng guru kung ano talaga yan. Dahil kasi minsan, ito ako bilang isang teacher, no, na nagtuturo ng pangkukulam, is tinitingnan ko baka mamaya personal gain lang yan or personal desire dahil kasi out of revenge. Dahil kasi merong ganyan eh, maraming ganyan na gusto nila matuto, magkukunwari na they love nature, pero gusto lang pala nilang maghigante. No? Pero ang authentic, no, kung talagang drawn kayo, dahil kasi unang-una, may lineage ka, kasi ang nanay mo, or tatay mo, or lolo't lola mo, or auntie mo, na naalala mo na, ikaw, na sila'y nanggagamot, at curious ka, no, isang calling yon na ipagpapatuloy mo ang sinasagawa ng iyong mga ninuno o ng iyong lahi. O kung wala ka namang ganong idea pero nagkaroon ka talaga ng affinity or parang special interest about nakikita mo pag ganitong usapan, no, about magic, is naka-attend ka. So almost everyone of you, no, I believe meron kayong calling to become a witch, no? So dapat titingnan na lang natin ang susunod na katanungan dito. Why do you want to become a witch? Ayun. So, nga po, yun ang magandang question din. Kasi kung tawa, magpapagaya lang din tayo dun sa mga baby witch, di ba, na ngayon problema nga rin. And ginagamit din sa mga personal intentions na hindi naman talaga yung way of living ng isang witch, eh parang hindi nga natin ina-accept talaga yung ano yung meaning and purpose talaga of being a witch. Kasi hindi naman talaga sa iba for ourselves, sa environment and also para sa true community. Tama, yan. At yun din yung parang iniiwasan natin dahil kasi may kasaysayan sa ating mundo, yung tinatawag na burning times, kung saan sa Europe at sa Amerika eh nagkaroon ng witch hunting kung saan ay pinapatay talaga ang mangkukulam. At maraming inosenteng naging biktima dito na hindi naman mangkukulam pero sila ay nasunog. Even dito sa Pilipinas, mga early, mga 1990s to 2000 and early 2000s, no, naging volunteer ako na maging vigilante, or it's not vigilante, no, ang tawag dito. Ang tawag doon, parang I monitor social media, lalo na sa mga balita na may aswang or mangkukulam na pinatay. No, marami pa rin nangyayari dito na ang mga tao is nagbibintang, uy, aswang to, mangkukulam to, sunugin to, binabato, etc. at pinapatay. Dahil nga, ano, lately nga, meron akong natanggap na email na somewhere in Iloilo merong pinatay na manghihilot gawa na isa daw sa mangkukulam. Eh ang reason pala is gusto magpa-abort ng babae, hindi siya pinayag o tinanggihan. Kaya napagbintangan tuloy na mangkukulam at pinatay siya. So it is ano, parang nakakalungkot dahil kasi parang ang daling paniwalaan ang salitang mangkukulam or maaswang at papatayin na nila, no? There are so much hate crime. Pero sa nakikita ko, meron din mga practitioners, no, sa social media na yung katulad ng sinasabi kong ng aabuso in terms of maniningil ng sobra. I think kung darating ang panahon at madalas na maraming ganitong practitioner na manloloko, eh babalik ulit ang burning times. Papatayin ulit talaga lahat nila ang pangkukulam dahil kasi hindi sila nakakatulong ng maganda sa society. At lalo na yung killing or yung pag mga yung sinasabing mababarang na kayang pumatay, I think it's not true. Or they are not legit. It's true na meron talagang ganon, kakapalan na rin talaga ng mukha, pero real mangkukulam will not do that.
Although sinabi ko, nagtuturo ng leksyon, maaring gumawa, pero dito iiral yung mangkukulam o babaylan as a judge. No? Titimbangin mo at uhusgahan mo kung makatarungan ba na bigyan na parusahan ang isang tao, lalo na kung wala namang kasalanan. No? So yun po. Ayun. So, ayan. Anyone else po na meron question? Ayan. So, nagsisend po tayo ng invitation for speakership. Ayan. Sige po. So, since ito pong mga nakalipas na times, meron tayong mga Halloween contest, na-o-offend po ba kayo halimbawa if ginagamit as costume yung mga ideas of a witch? Actually yes, napag-usapan na namin to sa Pinoy Witch Talk sa aming channel, no, sa Luntiang Agama channel at Sibulan at Lautala channel, na ang hirap ng burahin sa society natin na during Halloween, no, nagkakaroon talaga ng modern witch hunt. And this modern witch hunt, it's not for killing them, but for entertainment purpose, no? So ginagawa kaming entertainer. At ito rin talaga naging issue din sa US, America, no? In terms of practice of tarot card, is the practice of tarot card spiritual advising or just for entertainment? And sad to say, sa America, it is entertainment. So parang yung real purpose of counseling, spiritual advice using tarot card ay na-dismiss or kumbaga nababaliwala. And for me, it's quite offensive, no? Pero yung celebration of Halloween, ito yung All Hallows Eve. Ito yung pagdating ng mga kaluluwa muli dito sa lupa, no? Hindi naman masayang maging or hindi naman masama na magkaroon ng kasiyahan. It is just like na meron kang kamag-anak pumunta nag-abroad, bumalik siya ng Pilipinas, at nagkaroon kayo ng party-party. So okay yon. Actually, nakakatulong yon sa kaluluwa na ma-feel that they are also welcome. Although tayo, bilang tao, hindi natin nakikita, but the spirits are happy to see us having a celebration. And with that, binibigyan nila tayo ng blessings. Kaya nga lang, yung sa costume parties, no, na ginagamit tayo as mangkukulam at ang portrayal ng mangkukulam is yung babaeng matanda, mapangit ang mukha, di ba? So parang hindi naman. Honestly, maraming mangkukulam na magaganda. Ako, nako, Diyos ko. Meron akong, hindi ko sasabihin ang pangalan, but merong government official na malapit sa presidente natin ang nag-iisang mangkukulam, no? So tabi-tabi po. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero hindi na ako magbibigay pa ng ibang pangalan. But there are government officials na isang mangkukulam din. So they are guwapo, they are magaganda, and they are not nakakatakot. But they have power. So yun lang, no? So yung konsepto ng pagiging witch na nakakatakot, hindi po totoo yun. Ayun. So, yun nga din po yung naisip ko since isa nga rin pong religion, parang, yun nga, natural na it would be offensive talaga na merong mga tao na ginagamit to as costumes na hindi naman appropriate. So, yun, kaya ako sana. So, siguro, malaki lang talaga yung needs natin para ma-change nga rin yung perception na to sa mga tao. Kaya kailangan talaga ng education. Kasi ito ang belief ko din, no? Parang kung gawin mong Halloween costume yung pagiging Muslim or pagiging Arab, it will be offensive for them, di ba? Dahil kasi religion yon. Although, kung Holy Week, kung nag-costume ka, Holy Week ha, kung nag-costume kang pare, okay lang yon. Pero Halloween, sasabihin mo nakakatakot, tapos nag-ano ka na, you are Pope, you are Arab, or you are a witch, medyo offensive yun sa office ng pinoportray. Yes. At kailangan talaga ma-educate. But
ewan ko ba, paano ba nagsimula na ang mga witch? I think it's colonization and the spread of Christianity kung bakit naging nakakatakot talaga yung witches, no? Mahirap talaga siyang kalabanin. Pero with proper education at consistency and perseverance at saka yung right conduct ng mga mangkukulam, I think talagang mababago natin ang pananaw. Kaya maraming salamat sa pagbibigay ng space na ito to share our beliefs here at Filipino Magic and Luntiang Agama. So thank you very much. Ayan, so thank you rin po, Reverend. So ayan, I think wala na ibigay ng question. We started 8:30 and now it's 10:33. So mahaba na ang expected natin. So this talagang asaya, and then dumami tayo, dumami ulit. Ano po? So maraming salamat po sa mga attendees natin, the Digital Pinoy, Chip Croy, Balitang Crypto, Allen Villaflor, Philippine Who, and then Gucci, yan po, and especially Reverend Rolando, na nakasama ka po namin ulit sa isang Twitter space. So, ayun po, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin. At maraming salamat din sa lahat sa inyong pagdalo. At thank you sa pagtitiwala, Patrick at Filipino NFT. Sana is huwag kayong magsawa sa pag-imbita sa akin. Thank you very much po muli.